Nako, wala nang credibility to. Sinungaling sa Kongreso, sinungaling sa Senado. Agung Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan kung meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanya-kanyang larangan at pagmamahal. Ito ang mga sangkap ng isang bagong Pilipino na ating isip. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulubat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Alright mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyo lahat dyan, Luzon, Visayas at sa Mindanao mga kababayan. Nako po mga kababayan ko, napapakamot na naman ako dito sa mga nangyayari ngayon. Diyos ko, ang ginagawa nyo. Anak ko mga kababayan, na we are live right now, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Huwag niyong kakalimutan na mag-like, comment ngayon dito at sumalit sa discussion natin. Dito lang yan sa biyahe ni Koy. Mga kababayan ko, Diyos ko ha. Teka lang, bago tayo mag-umpisa mga kababayan ko, bago ako bumati sa inyong lahat, mga kapatid, iginalulungkot ko pong sabihin doon sa mga nagko-content pa sa kanila, may panahon pa kayo para mag-ship. May panahon pa kayo para ibangon niyang mga contents ninyo. Dahil oras na pumutok na ito, wala na kayong lusot dito sa amin. Merong isang kaalyado nila, mga kababayan ko, na umamin na nakikipag-meeting sa China. Merong isang magaling magparatang na umamin na nakikipagpulong sa China. Bakit kayo nakikipagpulong sa China? Ba't hindi ang gobyerno? Hindi na kayo kasali sa gobyerno. Ordinaryong citizen na lang kayo. Bakit pa kayo nanggagaling sa... Bakit pa kayo pinangungunahan yung gobyerno? Ano ang karapatan ninyo para ayusin at umawat sa gusot ng China at ng Pilipinas? Bakit tila po ba kayo ay nangingialam pa until now? And what's your reason
Ika nga nila mga kababayan, kung ano nga ba ang inyong rason kung bakit kayo nakikialam pa sa usapin sa sigalot ng China at ng Pilipinas. At tila po ba pormang porma ang tirada nito mga kababayan ko? At tila po ba'y pumapanig na sa China? Etong tao na to mga kababayan ko. Kaya humanda kayo mga kapatid, mamaya-maya lang yan ay mag-uusapan natin yan. Isa pa sa mga pinakamainit na balitang aabangan ninyo dito lang yan sa biyahe ni Koy. Naku, kung may ghost employee na mga nagiging issue, may ghost student, abay magaling mga kababayan! Diba? Pasok na pasok talaga. May mga ghost student daw po ngayon sa Department of Education. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Mga kapatid, naku, buti na lang talaga naharang yung 650 million. Kung hindi naharang yung 650 million, eh, pupusta ako, magic na rin. 125 million in 11 days. Matindi, mga kababayan ko. Ang lupit talaga ng mga banat. Kaya hindi pakakawalan natin ngayong oras at araw na ito ang mga maiinit na balita na yan. At ito ang highlight natin mga kababayan ko bago ko bumati sa inyong lahat mga kababayan ko. Pinakamalupit po, walang piyansa ang mangyayari dito kay Kibs mga kababayan ko, kay Kiboloy. Yari na tayo nito. Paano tayo nito dadampotin ngayon? Anytime, sabi ko sa inyo mga kababayan ko, nauna tayo sa mga sinabi natin na anytime dadampotin na nga ito dahil sa mga nangyayari. Marami pang pumipigil, marami pang mga sumanagsasabi na hindi dadampotin yan, hindi ano. O ito, nilabasan na ng warrant of arrest ni Mig Subiri. Pinirmahan na, inayudahan na si itong si Senator Risa Hontiveros. Eh wala tayong magagawa doon. Yan po ang talagang nangyayari ngayon mga kababayan ko. At ito pinakamatindi, bagong lumutang na testigo laban kay Pastor Kiboloy. Ayan mga kababayan ko, nandi dito na rin at sa pinoprotektahan na rin po ng Senado. Ayan mga kababayan ko, hindi lang po isa mga kababayan pag-uusapan natin. At ito, dagdag natin sa ating pag-uusapan. Nako ha, mahaba-haba ito ha. Idol! Itong si Idol basag sa PCSO. Ay bakit naman? Kasi naman Idol eh, tinitira mo eh. Binanata mo ng binanata, tayo na baon ka tuloy dyan. Sabi sa'yo, madedebank at madedebank ka dyan mga kababayan. Kaya ngayon pa lang ay umuulan na ng mga pasabog itong ating channel ngayon. Dahil bawat litalyang bibitawan natin ngayon dito sa ating channel, mga kababayan ko, mainit. Kaya umpisa muna natin ang good vibes. Magbatian muna tayo syempre. Umpisa pa lang yan ha. O mga kababayan ko, ha, maraming salamat nga pala sa atin mga kababayan dito. Thank you very much kay Tita Libers, Tia Arcega. Special mention from Tita Lily Ragasa. Ayan, Tita Libers, Tia Arcega from Laguna and Tita Lily Ragasa from Hawaii. Kamusta naman yung mga nagbabayaran ng tax dyan mga kababayan ko? Nakapagbayad na ba kayo ng inyong mga buwis? Magbayad na kayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kababayan? Abay, galaw-galaw. Baka tayo ay hindi pa nakakapagbayad, ha? Ayan, shoutout din po muna kay Ma'am Percy Castillo. Hello po sa inyo, Ma'am Lorena Salverio, Kuya Rinaldo Yagaw, Rose B888. Maraming salamat po sa inyo. Redela de la Fenya, Siena Consul. Maraming salamat po. Kuya Joey Payongyong, maraming salamat. Ayan, malupit na sumagot si Joey Payongyong eh. Ayan, thank you very much din po sa mga nanonood sa atin ngayon dito. Si Mama Lu Moldero, hello po sa inyo dyan. Kaibigan TV, maraming salamat din po sa inyo sa pagbisita dyan ngayon dito sa ating channel. Ayan, Ma'am Erlinda, Ma'am Erlinda, hello po sa inyo dyan. Narabarete, ayan, Nabarete. Nabarete, boksingero ba to? Excuse me po. Ayan, shoutout din po ang Jompas. Ayan, thank you very much sa pagko-comment. Bahala ka na dyan. Yung mga bashers natin, hayaan nyo lang yung mga bashers natin siya. At huwag nyo kakalimutan na mag-like sa ating live streaming. Like nyo naman! Ayan, di nyo nila like eh. Di ba? Ayan, shoutout din po muna ako sa mga nanon. At yung Celi Acosta, hello po sa inyo dyan. Ate Trixie Sibilla 11 from RTB Family, hello po sa inyo dyan. Ayan, thank you very much din po dyan sa mga nanonood sa atin. Ma'am Haida Ras, hello po sa inyo.
Kyle and Fury Coloma, hello po sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa biyahe ni Koy TV. Ma'am Lolita Kapili, hello po sa inyo. Jam Castillo, Raylan Channel, hello sa inyo dyan. Huwag mong kakalimutan na mag-like, ha? Ma'am Jola, Jola TV, shoutout po sa inyo. Ma'am Tessie Payohan, hello po sa inyo dyan. Thank you very much sa panonood. Ma'am Sir Roberto Dianco, hello, oy, patraidor yan. Oy, alam nyo na, o yung mga nakikichismis dyan. Kaya maraming salamat po sa inyo dyan. Maraming salamat po, Mama Fevriona Vrioniola, hello po sa inyo. Thank you very much for watching. Senya Serna, hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa panonood dito sa ating channel. Ayan, thank you very much sa mga natropa natin yan. Ma'am Mary Ann Bilbat na laging online. Jake Franco na laging nandito. Ayan, especially to Ma'am Mary Ann Bilbat na laging present yan. Ano? Oh, ingita ko kayo pag naka-present kayo, ha? Ayan, Ma'am Shirley Santa Maria, hello po sa inyo. Ma'am Rhea Rocamora, hello po sa inyo dyan. Maraming salamat din po sa mga tropa natin dyan. Clarita Colangke, Colangge, hello po sa inyo. Mr. Box, na sana po mahuli na si Pastor Kibuloy, isama na ako sa kulungan. Eh, alam ko, ha, may chika ako sa inyo, mga kababayan ko. Balita ko, hindi lang iisa ang huhulihin. Ayan, ha. Ayan, hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa inyo. Ma'am Leticia Camino, hello po sa inyo dyan. Bongski Agonte, hello po sa inyo. Joel, ayan na, Pacha Gumpal, maraming salamat po sa inyo dyan. Huwag nyo kakalimutan na mag-like sa ating live streaming ngayon, mga kababayan ko, dahil maganda po ang pag-uusapan natin. Lilitalyuhin natin to silang lahat, mga kababayan ko. Shoutout kay The Warrior, hello po sa inyo, mga kababayan ko. Ayan, Inday Brett, hello po sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan, Jackie Duque, maraming salamat din po sa panonood dito sa ating YouTube channel. Ayan, mga kababayan ko, no, salamat po ng mga hindi pa nababati natin, mga kababayan ko. Ay, habol na, mga kababayan. Kasi pag nagtatopic talaga tayo, mahihirapan na akong batiin kayo. May O'Neil, hello po sa inyo. Lagi din ako nanonood sa iyo, BNK. Maraming salamat. Thank you very much po dyan, ha, sa mga nanonood po sa atin. Ayan, Sheriam Villanueva, hi, say hello sa inyo dyan. Lloyd Narco, hello po sa inyo. Boss Idol, isang tong banat bayat. Alam nyo, hindi ko na pinapatulan yung magkakapatid na yon. Sa totoo lang, yung mga butangeros, hindi ko na binabanatan yung mga yun kasi 43,000. Masarap ang banatan yung pinaka-head nila. Yun ang haharapin ko, hindi yung dalawang kasungot. Paano ba magiging coach kung wala ka naman daw tinapos? Tapos yung isa, nagta-kurso na ba yung pagiging ano? Kurso na pala ngayon yung mga kababayan, ha? Kailan pa naging kurso yung pagiging coach instructor? 4-year course na pala yun, no? Pinag-aaralan, nagbabar exam na pala yun, mga kababayan ko. Diba? If you comparison, mga kababayan ko, diba? Kung ba't ko pababanatan yun, eh? Wala namang alam yun, eh. Wala naman talagang alam, mga kababayan ko, unlike sa atin na nababalita natin sa inyo na maayos. Diba? Hindi ano, kumbaga pagdating sa ano, tayo naman binanatan din tayo ng mga ano, pero di tayo sumagot. We make it positive, kaya nga pikun na pikun sa atin, eh. Diba? BNK, pa-shoutout naman dyan from Bulacan. Mario Oliva, hello po sa inyo dyan, Sir Mario. Maraming salamat po. Hindi natin binabanatan, hindi ako ginaganahan na upakan yung mga yon. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan ko, to be honest, hindi natin kailangan banatan yung mga yan. Kasi hindi naman tayo nagmamataas, mga kababayan ko, pero kukuha lang sa atin ang subscriber yan, exposure lang, eh. Diba, mga kababayan ko? O, diba? O, tabag nito, si Direk Perdi Valera, andi dito na. O, wag mong kakalimutang yakapin. Halikan yan si Direk Perdi, ha? Masarap yan. According kay ano, kay Cap Nino. O, diba? O, Direk, sorry. Ayan, shout out kay Direk. Pindutin mo na yung vibrator. Ayan, ha? Sana, ano? Ang vibrator ng sanlibutan kapag hindi kayo nag-like. Ayun! Ayun, ha? Life menu. Taray ni Direk Perdi. O, mga ano, mga taga-suporta ko dyan, mga nanonood sa atin, no? Lagi nyong aantabayanan, madali lang, Direk Perdi Barrera. Sabi ni yung malaking taong Bardaguleros, bobo daw si Perdi, pikon na pikon nga siya kay Perdi Valera. Abay, meron ako dito, ah. Hindi ko tinata, ay, talagang tinago ko talaga yung mga kababayan ko.
Hindi ko, minumura niya ng minumura. Sobrang kakamura ng kakamura. Hindi ko nalang papakita yung mukha, ha? Oh. Kahit anong gawin nilang tumbling sa mga channel nila, hindi sila mapapansin dahil walang laman ang mga kukote nila. O, kita mo, walang laman ang kukote. Kumpara mo kay Direk Perdi Valera, di hamak na mas matalino si Perdi Valera dun. Inagsama mo daw Direk Perdi Valera yung pangalan nung ano, yung pangalan na Freddy Aguilar tsaka Ray Valera. Tapos, Direk, sinasabihan kayo na wala daw kayong laman. Napipikon sa inyo yung mga yun. Hayaan nyo lang, no? Kawawa naman yung mga yan, no? Nakita ko yung subscriber. Aba, anak ng teting, mas malaki pa si Direk Perdi. Kaya, waste of time na upakan sila kasi maghahatak lang ng spokesure yun. Alam nyo naman, mga kababayan ko, dati daw, binabanatan daw nila si Kibuloy. Binabanatan daw nila si Kibuloy dati. Tapos ngayon, kakampi na daw nila, naghanap daw sila ng mali daw dun. Ay, di kompleto ko, ha? Totoo, ito. Oh. Teka. Oh, tapos sabi ni Andre Niño, para si Bobong Lipunan pala yung putang inang balera na yan. Oh, kala nyo, wala akong hawak nun, ha? Sinend lang sa akin ng subscriber ko yan. Sabi ko dun sa subscriber ko, mga kababayan ko, ha? Sabi ko, ano to? Tao ba to? Kasi kung tao to, dito mag-iinarte ng ganito. Gina sana ako. Game na nga ako. Sabi ko, pakang ko kaya to. Pagtingin sa subscriber ko. Ha? Ewan na lang. Wag na lang, hindi ko kailangan. Hindi, akin lang ha. Totoo to sinasabi ko, Direk Perdi, may hawak akong ebidensya dito ha. Hawak ko to. Oh? Pangalan pa lang, pangtanga na. Pinagsama yung pangalan ni Freddy Aguilar at ni Ray Valera. Alatang-alatang walang magawa. Send mo nga kung sino yan. Yung ano, yung ano, malabondat ang katawan. Malabondat. Oo nga. Malabondat ang katawan. Tapos pag sumakay sa motor, kulang na lang sumuko na yung gulong. Samantalang bodyguard lang naman niya ano yun. Oo. Kaya Direk Perdi, oh. Direk Perdi mamaya kumalma. Oo nga, kalma. Oo, kumalma. Diba? Oo, ito na naman kayo. Ayan na naman kayo, ha? Mag-uusap-usap tayo dito, ha? Oo, ito, may chika ako sa inyo. Ay, maganda tong chika ko. Ayan, yung bang child abuse? Ay, oo, pututo yan, tol. Siya yun. Siya yun. Sisend ko sa'yo, PM mo ako sa channel ko. Dali. Ito, may chika ako. Sa inyong lahat. O, ito ha. Ito, matindi. Dahu. Itong tao na ito. Ito, latest to, mga kababayan ko ha. First time ninyong malalaman sa loob ng social media at dito pa sa channel natin, mga kababayan. O ito ha, balik tayo nung panahon ng kampanya. O, dahu itong tao na to na walang utang na loob. Ay oo, walang utang na loob ito, mga bakla. Walang utang na loob ito. Huwag nyo na ako tanongin kung tao ba to o hayop ha. Madaling i-identify. O. Walang utang na loob. Mga kababayan ko, biruin nyo, wala naman palang pera pang kampanya. Wala naman palang pera pang kampanya to. As in, wala, mga kababayan. Walang pangtakbo. Mga kababayan ko, walang pangtakbo. Mga kababayan ko. As in, wala. Kumbaga, ang gumastos pala nung kampanya dito sa kandidato na ito
mga kababayan, ay isang congressman. Oo, kasi itong si congressman, mga kababayan ko, mayaman. May kaya naman pala. Kung susumamuhin mo, mga kababayan ko, meron silang 61 corporate. Oh, ayan na, nalalaban nyo na ha. Meron itong 61 corporation na hawak. So, yung pala, mga kababayan ko, yung mga anak nito, nasa top 10 rich kid, mga kababayan ko, sa buong Pilipinas. Yung anak nito, nakahanay doon sa mga anak ni Hendre C., ni Goh Kung Wei. Eto, mga katotoo to, ha, nakahanay doon. So, ang ibig sabihin nito, mga kababayan ko, at mga kapatid, hindi na kailangan mangurap pa nito. Biruin mo, may negosyo ang pamilya. Diba? Ikaw ba namang maging kamag-anak ng Marcos? Oh, gets nyo na! Oh, gets nyo na, ha? Gets nyo na! Oh, eto na tayo. Oh, yung kamag-anak ng Marcos. Itong congressman na ito. Ang siste, itong si candidate mula Luzon, Visayas, Mindanao, wala palang nilabas na era. Kumbaga, mga kababayan ko, inisponsoran siya nito ni congressman. Oh, ayan na, nalalaman nyo na. Wala pala talaga siyang nilabas ni Singkong Duling. Mga kapatid, kumbaga, naglabas man siya, siguro, mga kababayan ko, correct me if I'm wrong, no? Please pardon me kung walang kong minilabas man siya. Siguro naglabas man to pang t-shirt lang. Pero yung setup nung kampanya, setup nung campaign, abay ito palang tao na to ang ano, ang nagii-sponsor doon sa kampanya. Tapos mga kababayan ko, kaya ako sinabing walang jutang na loob. Walang jutang na loob. Walang jutang na loob to. Inaway yung taong tumulong sa kanya. Ayan, para malaman nyo, mga Bex, mga kapatid. O, ayan, o, hulaan nyo kung sino yan. Di na ako magbabanggit ng pangalan, ha? Eh, walang utang na loob pala tong kandidato na to, mga kababayan, kung ganun. Kasi ang gumastos pala overall, itong si ano, itong si, tawagin na natin, Congressman Higher Pogi. Oh, alam nyo na. Oh, good evening. Watching you from Hong Kong. Si Robin. Ay, hindi si Robin. Si Robin may sariling makinarya. Sumabay siya kay Baby M. Ito, sumabay to kay Baby M. Ginastosan ni Congressman. Diba? Ni Congressman. Ang ending, si Congressman inaway. Gustong pababain. Mga kababayan. Walang jutang na loob. Oh. Walang jutang na loob ito, mga kababayan ko. O, minag-chika sa akin yan, ha? Galing ano, fresh from the party list. Ay, taray! Ay, nako! Fresh from the party list. Itong si Kenan Kemeni Wifey. Oh. Ayan ka na naman, Koy. Ayan. Bakit ko pangangalanan? Pag pinangalanan ko yan, eh wala na, di na masaya. Di ba, mga kababayan? Eh kasi naman pala, pangtakbo pala ito. So ngayon, mga kababayan ko, nung nakaupo na, ginombag niya ngayon itong si congressman. Mga kababayan, ginombag! Ginombag niya si congressman atat, mga kababayan. Ay, di ko, ay naku, mga kapatid, kung nalaman nyo lang yung pinag-usapan namin ng kanang kamay ni wifey. Gusto nyong clue, mga kababayan ko, ha? Gusto nyo ba ng clue? Ha? Gusto nyo ng clue? Mga kapatid, ha? Gusto nyo ng clue? Eh, pag nagbigay ako ng clue sa inyo, diretso ako dito. Diba? Inisponsoran. Diba, mga kababayan ko?
Diba? O, kita nyo yung pala ang totoo doon. Tapos yung sasakyan, mga ganito. At yung mga taong nangampanya sa kanya, mga kababayan ko, eto, galing doon sa party list. Biruin mo nationwide dramatsyada ng laban para sa kanya. Ang ending, tra-try do rin niya yung taong tumulong sa kanya. Aba, matindi to. Matindi-tindi to, mga best. Mga best, matindi to, promise. Hindi siya ano, hindi siya basta-basta, mga kababayan. Ano magagawa natin? Yan yung mga latest chika ko sa inyo. Kasi ako, nauuna talaga ako ngayon. Inuunahan ko yung mga chika mini, chika boom, boom, boom dun. Tapos, yung mga hindi nila nai-explok, ini-explok ko sa inyo. Eh, kayo na lang bahalang, ano? Kayo na lang bahalang mag-digest. Oo. Diba? Oo. Tanungin nyo ko kung hayop ba to. Di ba? Biruin mo, sinuportahan ka nung congressman na ito. Tinarya mo. Nakakaano naman, mga kababayan. Nakaka-gimbal yung mga eksena. Di ba? Sana, di ba? Sana, gaano, sana, bago mo siya kinrocodile. Bago mo siya kinrocodile, eh, nag-isip ka muna ng ano, baka naman may utang na loob. Diba? Kahit naman sino, ito, hindi sa magkaano, no? Kagkaalyado mo, ito ang totoo, sa politika, there is no permanent friend. Mga kababayan ko, walang permanenteng kaibigan yan. Wala ka naman palang alta. Tinulungan ka makapanik dyan. Ang ginawa mo, sinuwag mo yung taong tumulong sa'yo. Diba? Oh, pak, ganun. Oh, ganun yun, diba? Oh, huwag nyo kakalimutan na mag-like. Baka hindi kayo mag-like. Shoot, ha? Eh, kahit saan ka makatingin, di ba, bakla? Kahit saan ka makatingin, tinulungan ka na. Dapat, sinuklian mo man lang ng kabaitan. Hindi, isinuwag mo pa yung congressman. Ay, grabe eh. Ang akin, ha, sidekick ni wifey yung nagkwento sa akin sa party list. Oh. Ay, nako, mga kababayan ko. Ang ganda nun. Oh, tapos si wifey, natakbong senador. Kaya nagkachikahan kami nung kanyang mga sidekick. Sidekick niya. Kasi nagkaroon kami ng usapan, nag-talking, ganyan. Hanggang sa nai-open up naman sa akin. Ako naman tong chismoso. Pinakinggan ko. Ninamnam ko, ho. Nang mabalitaan ko na teen rider mo ito. Nalasing kagabi, nag-dribble at nag-shoot kagabi. Oh, tatawa kayo, ha? Oh, sige, pag na-demanda ako, manda kayo. Oh, shoutout kay JIL Review TV, brother ko. Ay, kamusta ka ba? Ayan. Oy, may splok ako sa'yo. Ayan, bagay to. Ayan, si Jillian dyan, ha. Nalasing kagabi, tumakbo ng ako ng ganit. Pinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa maniwala na ako. Baka mabanggit ko, mga kababayan ko. Nakatakot. Running for get to 3 points. Di serious, wala pala siya talaga nilang basta pera dun.
Wala talaga siya nilabas na pera. Kumbaga, ang pera niya lang nilabas siguro, mga, ano, mga, alam mo, mga, siguro, masabi natin, pang, pang-ikot-ikot lang. Pero yung mga venue, yung mga gamit pala nung campaign dun, mga kababayan, mostly, siya pala talaga nagpo-provide. Kasi nag-haya, oh, daho nga yan eh, talagang daho. Ayan, talagang daho to, mga kababayan, kung hindi nyo mapipigil. Sobrang dami ng mga nagtatanong nito. Mga kababayan ko, at sobrang dami lang. Ito, ini-explore ko sa inyo para alam ninyo, mga kababayan. Siyempre, para alam ng taong bayan, mga kapatid, no? Imposibleng hindi nyo malalaman yung ganung explore natin. Di ba, mga kababayan ko? Kaya huwag nyo kakalimutan na i-like yung live streaming natin. Pag ni-like nyo itong live streaming natin, magbibigay ako ng clue. Ayan na, pag ito umabot ng 600 like, may clue. Ayan na, ano yung brother, sabi niya. Mamaya, chika ko sa'yo. Ayan na, magbibigay ako ng clue, mga kababayan ko. Like nyo yung live streaming natin. O, maaga-aga pa tayo. May oras pa naman eh. Okay lang, kahit na ano tayo. Ayan, umabot ng 600 likes to. Mag-ano, mag-i-splock pa ako ng clue. May alam pa ako dito. Nashock ako dito, mga kababayan ko. Sobrang nagugulat ako, ha. Ayan, nagugulat ako, mga kababayan ko, na mayroong na spikititay dito sa loob. Oh, di ba, mga kababayan? Kaya pala ano, kaya pala to, mga kababayan ko, todo ilag. Totoo ba? Wala, ano? Ayan, mga kababayan ko. Ayan, mga kapatid, tatanan mo nyo muna. Ayan, palaig ako ng live stream natin, mga kababayan ko. Ito, sige, before tayo, have a 5 minutes to go before ako mag-start ng aking lives na ng aking content. Nag-splock na ako sa inyo para alam ninyo. Siyempre, mga kapatid, di ba? Nag-splock na ako para alam na alam ninyo yung ganap. Baka mamaya kasi hindi nyo alam yung ganap. Kami alam namin kasi yung ganap, kaya nalalaman ko. Di ba, mga kababayan ko? Yung Luzon, Visayas, Mindanao, may gumagastos pala pero nakikinabang siya. Tapos nung nanalo na, binanatan niya, sinuwag niya pa. Di ba, mga kababayan ko? Di ba nakakasama ng loob yung ganun, mga kababayan ko? Di ba? Kahit naman sino. Ngayon, you understand, mga kababayan ko. Hindi pala si Aling Maliit ang may galit. Ayan, mga kababayan, hindi pala si Aling Maliit. Akala natin si Aling Maliit yung ang may pakana. Oh, di ba? Oh, alam nyo na kagad. Ito, tismoso talaga to. Ako, ang tismoso. Oh, eto pa. Oh, si Barbie Cerveza, ano na? Oh, ano ka ngayon, Barbie? Oh, Barbie, kahit anong paliwanag nyo dyan sa channel nyo ni Bokeke, wala nang mangyayari. Ipapadisbar ka talaga. Oh, di ba yung sinabi ko sa inyo, mga kababayan ko, madidisbar yan. Talaga, tutuluyan madisbar yan. Oh, napapala eh, mananampal ka ng babae sa rally, codes of ethics, sablay. Diba, mga kababayan ko, yan na sinasabi ko, yan ang pinapaliwanag natin sa taong bayan, mga kapatid. Minsan ilagay natin sa katotohanan yung inyong mga sinasabi. Diba, tama ako, Titina, dapat totoo lang, tanang totoo lang dapat tayo. Diba, tapos ilike nyo yung live streaming natin. Oh, wala akong magagawa, mga kababayan ko. Nauna man tayong sabihan na ipapadisbar to si Barbie Cerveza. Wala eh, makulit si Barbie Cerveza. Kung ngumalngal ng ngumalngal, ngumiti ng ngumiti. O di sumabog siya. Wala na tayong kasalanan kay Barbie Cerveza, mga kababayan ko. It fault niya na po talaga yun, mga kababayan. Okay, fault niya na yan. Wala na tayong dapat intindihin. Wala na tayong dapat pang itanong kay Barbie Cerveza, mga kapatid. Kasalanan niya na po yun. Oh, exciting talaga ang topic natin, mga kababayan ko, dahil merong mga magic dito. Oh, di ba? Oh, katanungan ninyo yung mga kay Kibuloy. Ano yung yung ebidensya ko dito? Meron akong expose dito na umamin siya mismo sa mismong channel niya. Mga kababayan ko, na nakikipagpulong siya sa China.
Ayan, talagang deserve. Deserve niyang ma-disbar, mga kababayan ko. Pasok siya sa banga. Ikaw ba naman eh, sasampalin mo ba si Epel Liso? Si First Lady Lisa? Yun ang sumasalamin ng mga kababaihan dito sa Pilipinas at ang mga Pilipina dahil siya ang unang ginang. Tapos sasampalin mo, parang sinampal mo na rin lahat ng Pilipina, ang Pilipina. Cristina Dolores, ito talaga, isa pa to. Isa pa to si Ma'am Cristina. Naku. Excited na ako sa chikahan natin. Ako nga rin, na-excite, mga kapatid. Tapos kinakabahan din ako sa mga binibitawang ko. Mga kapatid, ano ka? Kaya nakakatakot yun, no? Baka mamaya, jombagin tayo dito. Wala na tayong, di nyo na makita si biyahe ni Koy. Di nyo na makita si biyahe ni Koy, mga kababayan ko. Ano mangyayari, 'di ba? Papatokhang din tayo nung. Patok. Patong may usutokhang mga kababayan ko, ha. Kaya pag nanalo 'yan, ampunin niyo na ako sa ibang bansa, mga ibang bansa talaga ako. Tawa na, natatawa ako dito sa mga subscriber ko, no. Ayun, no. Ang lalakas mga antsaw, eh. Alaskador din kayo kung minsan, eh, no? Ang lalakas nyo, sa totoo lang, ang lalakas nyo rin mga antsaw talaga. Di ba, mga kapatid? Ang ilig ninyo, eh. Di ba, ang ilig nyo mga antsaw ng mga antsaw, ha? Kayo, ha? Kantsaw kayo ng kantsaw, ha? Si Barbie Tuluyan na talaga yon. Si Bukeke nga, natatawa nga ako, mga kababayan ko. Ang bilang na lang ng channel, wala na. Diba? Wala na, alas wala na nga nanonood eh. Wala na kasi pumapansin sa kanya. Literally, tinaguri ang siya fake news peddler of the Philippines. Wala na nanonood sa kanya, promise. Wala nang may ganang manood kay Bukeke ngayon. Kaya nga, hindi ko na siya kinocontent. Kasi baka mamaya, pag kinontent ko, lumakas na naman. Okay na tayo dito. Pag sa tutukan natin tong laban na to. It's a big this is a big fight for the Filipino people. 'Di ba? Oh, pulburon pa mor. Oh, pulburon pa. Oh. Oh, ayan tayo eh. Oh, 'di ba? Magpulburon pa mor. Oh. Subukan niyo ulit magpulburon na magpulburon, oh, 'di ba? Yung mga sabi ko sa inyo eh. Yung mga pulbo-pulburon na yan, iwas-iwasan ninyo. Pag hindi nyo iniwasan yung pagpupulburon, mapapahama kayo dyan. Abay, oo, mga kababayan ko. O, kita nyo to, nagsabi ng pulburon, ano nangyari? Diba? Wanted all over the world. Mga kababayan, abay, matindi-tindi po. Yung kahaharapin nito, ito na. Oh, sabi ko sa inyo, hindi ko kailangan maging si Pastor Kibbs para mag-predict. Watching you from Tokyo, Ma'am Clarita. Hello po sa inyo dyan. Arigato gozaimasu. Salamat mga kababayan. Uy, nga pala, thank you very much sa inyong mga super chat. Nga pala, mga kababayan ko, pinasasalamatan ko po kayo lahat ng mga nagsusuper chat sa akin. Abay, mga kababayan ko, kung makita nyo po yung views natin, suggested na po tayo because of your super chat. Abay, maraming salamat po sa inyong mga tulong na binibigay. Kaya nyo, ibabalik natin sa mga kababayan natin yan na higit pa sa atin na nangangailangan, mga kababayan ko. Doon na lang, okay na ako nanonood kayo. Ang sabi ko nga kay Lord, 300 views lang, 300 viewers lang, masaya na ako. Pero tingnan nyo, binigay sa akin, 1,265 viewers per day. Diba? Ang galing eh, diba? Kasi mga kababayan ko, dyan po kayo. Nakasuporta sa akin. Ito po yung tinatanong ko ng malaking utang na loob po sa inyo. Araw-araw, mga kababayan, kung nasan po ako. Kung wala po kayo, walang biyahe ni Koy dito. Kung wala po, siguro eh, walang biyahe ni Koy, walang masaya sa gabi. Walang nag-i-slook. Walang chismoso. Ay, grabe ah. Mga kababayan ko ah. Thank you very much po sa lahat ng pagmamahal ninyo. Ayan, nagan salamat po. Ayan nyo po yung mga naiipon po natin na yan. May payback natin yan doon sa mga tao pa nangangailangan. Antayin nyo mga kababayan ko. Mag-anunsyo naman po ako sa inyo kung kailan po tayo mga gano. Yung mga haters ko po, mga bashers ko po dito, ay maraming salamat sa inyo.
Ay, ho! Oo, oh, binabana. Binabanatan niyo ako sa tik-tik tsaka sa X. Tapos po-post niyo pa ako sa Twitter. Ay, binabanatan niyo akong binabanatan dyan. O, tignan niyo. O, yan. Maraming salamat. Huwag kayong mag-alala. Pag nagtatopic ako, di ko kayo ta-time out. Ewan ko na lang sa mga moderator ko. Pero mga kababayan, ko, hayaan nyo muna yung mga trolls nila dito na nanonood sa atin kasi naghahanap ng kasagutan niya. Ayan ang kinakakailangan, sagot. Diba? Mga kababayan ko, yung mga yan, yung mga bashers na yan, hayaan nyo yung mga yan. Mahalin natin, na sabi nga ni Inday, di ba? Mahalin natin ng Pilipinas! Ito ha, ituloy mo lang ang tunay na news, your fly high. Sabi ni Doktora Emily Sipagan. Ay, si Tita Emily nanonood, no? Ayan, silent viewer natin. Shoutout kay Tita Miriam na laging busy si Tita Miriam. Ayan, si Tita Judy na laging puyat. Si Tita Lily na laging present, di ba? O, di ba? Si Nanay Carmen na laging busy sa work. Laging team replay. Alright! O, eto na! Mga kababayan ko, matindi-tindi po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kumalma po kayo, mga kababayan ko, dahil dito ay malalaman natin, mga kababayan ko, yung totoo. Eto lang, totoo lang tayo, mga kababayan, mga kapatid. Eto na po, mga kababayan ko, tunghayan natin ang second to the last. Ay, season 3 na pala ni Kibulo ito. Season 3 ni Pastor Kibs, mga kababayan ko. Okay, let's do this, mga kababayan ko. Naku po, mga kababayan! Pastor Kiboloy, may warrant of arrest na! Sinong naghain at sino ang nagpatawag sa kanya? Abay, alamin natin sa mga balita ngayon dito sa loob ng Pilipinas na kumakalat all over the world, mga kababayan. Kamakailan lang po, mga kababayan ko, ay hindi po maipinta ang mga mukha ni Pastor Kiboloy habang nagpapaliwanag. Sa unay, nagwawala siya sa kanyang statement. Sa pangalawa, ay gumawa siya, pinarap ng kanyang abogado si Atty. Topazo. At ngayon, mga kababayan ko, matindi-tindi na po. Dahil po sa kapasawayan, sa kanyang pagmamatigas ay pinatawag na nga po siya at pinatawan ng warrant of arrest ni si Pastor Kiboloy ng Senado para humarap at harapin yung mga bagong testigo na laban sa kanya. Bakit nga ba hindi humaharap si Kiboloy? Yan ang malaking katanungan. Pero masasagot lang yan pag nahuli na siya. Pero ito ang pinakamainit na balita mula sa GMA7. Mga kababayan ko, panoorin natin. Maaari nang arestuhin si Pastor Apollo Kiboloy anumang oras base sa inilabas na utos ng Senado. Ayan. Hindi sa atin nang galing, ha? Hindi sa atin nang galing. Sa totoo lang, mga kababayan ko, hindi pa pwedeng mangyari talaga yung 17 commandments na hinihingi ni Kiboloy. Kahit sabihin na siya pa ang may-ari ng mundo, mga kababayan. You must obey our Senate. Dahil hindi ibababa ng Senado ang integrity nila sa isang katulad na self-proclaimed son of God. Or self-proclaimed Messiah. Mga kababayan ko, hindi ibababa ng ating Senado. Dahil pag ginawa nila yon, masisira sila. Kaya eto, nilabasan siya ng warrant of arrest para dakpin at paharapin sa Senado. Ang latest sa headquarters ng kanyang religious group, alamin sa pagtutok ni Maab Gonzalez. Ayan, pinuntahan na. Ayan, ito nyo. Tahimik sa labas ng headquarters ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ngayong araw. Walang indikasyon ng anumang pagkilos sa gitna ng inilabas na arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kiboloy. Hindi malinaw kung nandito si Kiboloy na huling nakita online kamakailan na magpa-interview sa ilang vloggers kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Ang balita may kumakalat na nag-exit daw through Malaysia. Ang balita lang. Ha. Ang balita lang po. Ha. Ito ha, hindi pa totally confirm, pero
may mga nagsasabi na po na umexit daw. Ay, according dun sa intel, mga kababayan ko na nasagap natin, may mga kaibigan kasi tayong mga sundalo. Meron daw exit na ginawa itong kampo nila. We don't know, but hinagihinalaan nila kasama na si Kibs doon. Pero we don't know, baka lumusot to, biglang lumitaw, di ba? Antay-antayin natin. Balita pa lang naman 'yon, chika pa lang naman 'yon, mga kababayan ko. Wala pa naman confirmation, mga kababayan ko. Nag-exit na daw di umano ito. Tuloy. Sinubukan ng aming news team na may makausap sa headquarters. Pwede ni Gerlins, you know, get ready great. Bawal ang bawasan dyan mo? Ang bawal mo. Pwede po kaya namin makausap si Attorney. Ha? Attorney Torrio. Wala din dyan. Wala rin dyan. Okay. Nahigpit po kayo ng security, sir? Natural mag-iigpit ng security yan. Natural, alam mo si Kibs, paghihigpit ng security yan. Hindi pwedeng maghigpit ng security yan si Kibs, Diyos ko po. Baba pala yung security naman. Okay. Yung, paano yan, pag dumating na yung Senate, Sergeant Attar? Baba pala. Ang sabi... Ano daw? Huwag daw papapasukin? Ano no? Ulit nga. Ng security, sir? Baba pala yung security naman. Okay. Yung, paano yan, pag dumating na yung Senate, Sergeant Attar? Bababa pa rin. Okay. Ang sabi ng Senate Sergeant at Arms, maaaring arestuhin anumang oras si Kibuloy na kanilang i-coordinate sa PNP. Ayan ang pinakamatindi doon. Like I said, mga kababayan ko, ha. Diba, sabi ko sa inyo, ang pwede dumampot sa kanya, pag naglabas ng warrant, order ng arestuhin si Kibuloy ng Senado, ang dadakip sa kanya, mga kababayan ko, PNP. Mga kapatid, eto lang ang sabi ko. Ha? Sinasabi ko sa inyo, di ba? Pinaliwanag ko sa inyo to, mga kababayan ko, na anytime dadamputin niya si Kibs pag nalabas yung arrest order na galing sa Senado, mga kababayan. Yan ang very important. Yan yung role ng ating kapulisan. Ano sabi ni DILG Secretary? If the Senate Sergeant of Arms would ask the assistance of the PNP, of course we will provide support. No, we will provide our assistance. Alam mo ah, Secretary Abalos ah. Nagulat ako dito. Ito nagita ko to dito. No, if aaresto niya si Kibuloy. I think right now Kibuloy is a paranoid na eh. To be honest, paranoid na si Kibuloy ngayon eh. Alam mo, andiyan sa kanya yung stress. Hindi niya lang pinapakita doon sa mga influencers na kasama niya, 'di ba? To be honest, mga kababayan, ang hirap kaya na may ganyang iniisip ka. No? Ang hirap na ganyan, inaakusahan ka pa na di umano ikaw ay nagmamaltrato, nagbubugbog, at may ginagawa kang hindi maganda. Well, malalaman natin yan. Kung aarestuhin pa siya ng PNP, hopefully, sana wag man laban. Di ba, mga kababayan? Kasi, baka mamaya man laban, mga kababayan eh. Sa totoo lang, baka mamaya man laban po, mga kapatid. Tuloy. Mag-resist po yung mga supporters niya. Nakahanda naman po kami na wala pong mangyaring hindi maganda. Oh, hindi maganda. Tama naman po. Na maximum tolerance po dapat ang ipakita natin sa kanila. Pero hopefully sana, no, wag man laban yung mga supporters niya, sumama na lang ng maayos. If Pastor Kibuloy watching me right now, no, please, wag nyo na pong hayaan na magkaroon tayo ng problema doon. Harapin nyo na lang po ito. Wag nyo na pong idama yung mga supporters po ninyo. Kasi kung kayo po talaga is son of God, kayo po talaga yung man of God, kayo po talaga ang appointed son of God na bumaba sa Pilipinas, at dito kayo nagtayo ng inyong simbahan, huwag nyo po hahayaan na dumanak ang dugo, dumanak ang gulo, may mapalo, may mangyari pa, o may magkaroon ng komosyon kapag kayo po ay inaresto na. Diba, mga kababayan ko? Tuloy natin, pahingan natin. No. In fact, ang ng regional director natin na kausapin niya, no, yung mga sa side naman ni Pastor Kibuloy na to be peaceful, no, in effecting the arrest. Kasi ang warrant of arrest naman po is for him to appear in the Senate hearing. Hangga rin umalalay sa pagsisilbi ng arrest order ang kaibigan ni Kibuloy na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayan, si Bato.
Yung yung sasabihin ni Bato dito, ha? Hindi naman daw siya naniniwalang manlalaban ang pastor. Ay, buti naman, di ba? Eh, kasi, Senator Bato, yung sinasabi nung kaibigan yung si, sinasabi nung kaibigan yung si Kiboloy, sabi niya, sa kanyang parabola, mga kanyang tula, mga kababayan ko, andun daw siya sa gilid-gilid lang daw, tapos pinaliligiran daw siya ng pula at itim na langgam. Eh, yun, malaking pagbabanta na yun eh. Kung i-analyze mo yung sinabi ni Kiboloy, malaking pagbabanta na yun. Kaya nga sana ako, nananalangin ako. Alam nyo, nananalangin ako. Alam nyo kahit papaano, naaawa po ako sa mga pulis natin. Kapag yan pong mga miyembro ni Kiboloy ng laban, bakit mga kababayan ko? Biruin mo ha, makikipag-away kayo, makikipag-bari lang kayo nasa pulis natin. Imagine nyo yun ha, makikipag-bari lang kayo sa pulis natin, tapos ang ending, mga kababayan ko, may casualties tayo. Imagine ninyo, sino nangawawa? Si Kiboloy ba? Hindi, yung mga pamilya po ng mga ano, kahit ng pulis at kahit supporter niya. Eh kung magkapaluan pa dyan, mga kababayan ko, para makuha si Kiboloy. Diba? Imagine nyo yan. Kasi kailangan natin ipatupad ang batas. Tuloy, ang dahil lang sa pride ni Kiboloy, ang daming nangyayaring ganyan. Tumatanda na kasi. Tuloy. Musta tigando isa. Magtatago siya kung ayaw yung paresto. Kung yung mag-resist, magkipag-ira sa gobyerno. That's far from my imagination na makipag-ira siya. Hindi siya violente na tao. Hindi siya violente na tao. Nakasama niyo na ba matulog yun, Senator Bato? Hindi, totoo lang. Kasi lahat ng, sa totoo lang, kung titignan mo yung accusement kay Kiboloy, mga kababayan ko, bago ko tuloy itong video na to, lahat ng accusement sa kanya, lahat ng paratang sa kanya, hindi naman totally doon sa behavior niya sa panglabas eh, pagkasama niyo siya eh. Yung behavior niya, mga kababayan ko, pag walang tao, alam niyo na yun, mga kababayan ko, di ko na kailangan na-explain yun. Basta tumigas, pinasok, tapos. Ayun, alam niyo na, di ba? Yun ang pinag-aaralan, kaya nga sinabi ni Cynthia Villar, hindi ganyan si Kiboloy, bakit nakatabi mo na ba siya? Di ba? Oh, sabi ni Go Philippines 2.0 si Jaron, balata na ng buhay si Kiboloy Duterte, mga kaaliado niyang senador. Saka pa, tuloy. Sabi pa ni De La Rosa, handa rin siyang proteksyon na nito. Handa daw siyang proteksyonan? Really? Seryoso? Senator ba to? Handa mong proteksyonan si Kiboloy? Ako sa bagay nga naman, no? Nga pala, sa Senado kasi, mga kababayan ko, sa Senado, eh kaya naman padrino sila. Alam niyo po ba, balita ko lang sa inyo, na hindi rin makakasabat ang mga abogado ni Kiboloy sa Senado. Kasi pupuntuin siya, siya mismo ang sasagot sa sarili niya. Siya mismo ang sasagot kung ano itatanong sa kanya. Walang bearing yung mga abogado. Tuloy natin. Para maalala nyo lang, ha? Imagination na makipag-ira siya. Hindi siya violent na tao. Sabi pa ni De La Rosa, handa rin siyang proteksyon na nito. Kung takot siya, yun nga, takot siya na. Takot talaga, uy! Literally takot! Kasi kung di takot yan, mga kababayan ko, itinalo pa nga siya ni Jaylen Celario, eh. Humarap sa Senado, eh. Diba? Ginisa ni Risa. Eh, si Pastor Kiboloy, natatakot kasi mga kababayan. Hindi, literally, mga kababayan ko, takot si Kiboloy. Kasi mga kababayan ko, yung susunod na magsasalita dito, matindi. Panoorin nyo to, ha? Under threat yung buhay niya, I can be security just for him to be physically present in the hearings. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Ayan na, nagsalita. Oy, Pastor Kibs, nagsalita na si Bato, ha? Walang pwedeng gumurgur sa'yo. Sabi ni Idol Robin, ito. Ngayon naman kay Senador Robin Padilla na nagsulong na baliktad rin ang contempt at arrest order laban kay Kiboloy, maaaring idulog na lang ng pastor ang issue sa Korte Suprema.
Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, ginawa na nila lahat para protektahan ang pastor. Pero meron daw mga makapangyarihang tao na gusto siyang usigin. Umaasa raw sila sa hudikatura at tiwalang mapatutunayang inosente si Kibuloy. Ito naman si Attorney Topacio. Ito ha, ang galing ni Attorney Topacio gumawa minsan ng storyline. Very firm. To be honest, magaling tong abogado na to para sa akin. Kung kukunin mo to, tapos mayroon kang kalokohan, pasok ka kaya Attorney Topacio. Ang galing, mautak si Attorney Topacio, to be honest. Biruin mo, no? Ang galing ng mga paragraph niya, mayroong pumipigil na tao, nahaharang sa kanila, may mga makakapangyarihan. No, mga kababayan ko, ang tanong dito, sino? Eh, ang Senado, mga kababayan ko, hindi naman okay sila ni ano. Di naman okay sila ni Martin. Di naman okay sila ni si Pangulong Bongbong Marcos. Medyo hindi pinapansin ng ganito sa Senado ngayon. Kasi alam niyo naman, yung charter change. Sino dito ang pipigil? Diba? That initiative is from the Senate. Mga kababayan ko, hindi po initiative na yan ang gusto niya palabasin dito, may mga malalaking tao. Sino mo malalaking tao na binabangga ni Kibuloy? Eh, mag-asawa lang naman. 'Di ba? Tsaka si Kong Martin. Hindi naiisip to ni Kibuloy na pwede siyang ganituin sa social media. Hindi naman tanga ang tao dito, Diyos ko. Hindi ako lang mga kababayan ko ha. Syempre, kliyente niya 'yon. Eh tanongin niyo kung yan ba si Attorney Topacio, libre ba 'yung serbisyo yun? Of course hindi. 'Di ba? Para sa ito mga kababayan ko. Medyo nakakagulat po yung mga revelation nito, ha? Nakakagulat po yung revelation nito, mga kababayan ko. Kung napag-usapan natin kanina yung patungkol doon sa warrant, arrest order. Ito ba, bagong-bago na testigo. Yung kwento nito, mga kababayan ko, may pagkakahalintulad sa kwento nung kaibigan ko na galing Kingdom, mga kababayan. Abay, oo, hindi ko ha, ito lang ha, tingnan nyo, panoorin natin. Sinabi ni Pastor Kibuloy, kami dapat iuntot sa kader at suntokin ang simento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Teka, mga kababayan ko, lagyan natin ng magandang laban to, mga kapatid. Teka, ayusin natin. Ayusin ko to ha. Maganda to eh. To be honest, maganda to. Sobrang ganda nito, mga kababayan ko. Ayan. Ito, painggan nyo ha. Oy, ginawa na nila lahat para protektahan ang pastor. Pero meron daw mga makapangyarihang tao na gusto siyang usigin. Umaasa raw sila sa hudikatura at tiwalang mapatutunayang inosente si Kibuloy. Painggan nyo tong tao na to, mga kababayan ha. Para sa sinabi ni Pastor Kibuloy, kami dapat iuntot sa kader at suntokin ang simento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Mga yawa, mga satanas, mga serpensid daw kami. Dapat din daw namin lagyan ng ilis sa mata, bibig at ang ari namin. Pinapirma po kami ng waiver. Pag mayroong mangyari sa amin, magustuhan daw namin. Ganun sila kalupit. Ito mga kababayan ko, yung statement niya dito, it's same doon sa ginawa sa kaibigan ko. May kaibigan, and to be honest mga kababayan, alam ko some of you guys, kilala nyo itong kaibigan ko na to na galing doon. Huwag nyo nalang pangalanan, for the safety of the family, please. No? For the safety of the family. Kasi lumagay na sa tahimik to eh. Itong tao na to eh. Mga kababayan ko, naaawa ako dito eh. Pero ngayon mga kababayan ko, to be honest, right now, yung sinasabi niya talaga sa akin at naikwento niya sa akin na karanasan niya doon, mga kababayan ko, ito mga kababayan, no? Pakinggan niyo to, ito yung ginawa sa kan... Hindi naman yung torture na ganito, pero it's the same ng nangyari. Pakinggan niyo. Anubi po ako ng anak sa isa naming suki. Wala naman kaming ginawa. Niyaya ko lang sa manood ng sini. Sinabi ko lang sa kasamahan ko, tapos nireport na ako. Ayan, narinig niyo ha. Nagnobya ito ng kanyang suki. Ano yung suki? Suki dun sa binibenta na mga produkto ni Kibuloy. Eh, natoto. Suki ah, suki. Na binibenta sa produkto ni Kibuloy. Tuloy natin. Kasalanan daw.
na December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Kasi sa kanila, mga kababayan ko, kasalanan daw kapag nagkaroon ka ng girlfriend. Nakipag-jowa ka daw, mga kababayan ko. Ganon sa kanila, bawal. Alam niyo po ba, makwento ko lang, no? Makwento ko lang. I know Tita Emily Sipagan knows this person, no? Alam niyo, kilala. Kung maalala niyo pangalan nito, please 'wag niyo babanggitin diyan for the safety of the family. Na? Nung umalis po yung kaibigan ko na yon doon sa kingdom, mga kababayan ko. Kasi ang nangyari niya, pinalaki siya ng kingdom. Pinalaki siya ng kumbaga inalagaan sila kasi dati nakatira lang sila sa ilalim ng hagdan ng barangay. Ngayon kinupkup sila nitong Kingdom of Children's Joy Foundation. Itong pinag-aral siya, binigyan siya ng ito. Binihisan siya talaga, as in talagang binihisan siya ni Kibuloy. Pinag-aral siya, binigyan ng knowledge. Mga ganun ang ginawa sa kanya. Ang ending, mga kababayan ko, syempre tumatanda na siya, gusto niya ng magpamilya, gusto niya ng ayusin yung buhay niya, gusto niya mag-stable, mga kababayan ko. No? Gusto niya na mag-stable, mga kapatid, ilagay yung buhay niya sa pagpapamilya. Suddenly, may dumating sa kanyang tao sa buhay niya. Kukwento ko ha, at minahal niya yung tao. Na-develop sila, inayos nila yung at nagplano sila na gumawa ng isang maayos na pamilya. Ngayon, mga kababayan ko, nung i-exit na po itong kaibigan natin, mga kababayan ko, nagalit itong pamunuan ni Kibuloy. Alam niyo, mga kababayan, ang ginawa? Mga kababayan ko, alam niyo ginawa? Tinambakan siya ng kaso sa Makati. Ayan ha, para alam niyo. Hindi, kasi para malaman niyo. Kasi ako na yung nagsasalita. Yung sinasabi nito, itong testigo na to, same ng ginagawa sa kanila. Kumbaga kay Kibuloy, mga kababayan ko, bawal kang magjowa. Bawal ka pang mag-asawa kapag full-time worker ka. Hindi, literally, mga kababayan. Mga kapatid, ang alam ko lang kasi sa Biblia, bawal makipagtipan sa hindi mo kapanalig. Pero kung pipigilan mo yung tao, pipigilan mo, ay ibang usapan yon. Kasi kung yung naranasan nung kaibigan natin, mga kababayan ko, na story, naranasan nito, mga kababayan ko, it's the same. Na meron talagang nagaganap na ganito, mga kababayan ko. Kung yung kaibigan nga natin, nakasuhan nila eh. Sinampahan nila ng patong-patong na kaso, mga kababayan ko. Dahil nag-awol sa kanila, mga kababayan ko. Alam nyo ano kinaso? Pagnanakaw, theft, kinasuhan sila ng, pinagkinasuhan ng tatlong kaso. At ang nangyari, mga kababayan ko, awa naman ng ating tunay na Panginoon Diyos, mga kapatid, na-dismiss yung kaso. Na-dismiss talaga, as in, dinismiss. Walang matibay na ebidensya itong pamunuan ni Kibuloy. Alam nyo na kung sino yun. Huwag yung babanggitin yung pangalan, peace lang. Huwag yung babanggitin. Ako ay nakikiusap sa inyo. Binahagi ko sa inyo yung storya na yan to inform the Filipino people na totoo po yung sinasabi nito. Kaya kung nagawa doon sa kaibigan natin, malamang sa malamang 80% totoo yung sinasabi nito. Bago ituloy ito, bawal magjowa kapag full-time worker ka, bawal kang manood ng sine, bawal kang magdota, bawal kang humahanap ng kailangan, ang focus mo na kay Kibuloy lang. Yan ang totoo, mga kababayan ko. Sige, tuloy natin. So yung tropoling siya, yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, marami kami nung may sala, iba-ibang kasing sala, nanonood ng sine, nag-iwag-sintahan. Itanin nyo? Pati panonood ng sine, pinagbabawal na pala ngayon, mga kababayan ko. So hindi lang pala siya, no? Sa mga full-time worker pala ni Kibuloy, ano pala, mayroong provided. Bawal kang manood ng sine. O kumbaga para palang bawal ka makihalubilo sa makamundo. Ayan. Sa New Testament ba, mayroon pa ba nun, mga kababayan ko? I think wala na po ata sa New Testament, mga kababayan ko. Kasi ang utos na lang naman ng Diyos, mga kababayan ko, ay dalawa eh. Mga kababayan, di ba? Tuloy. Of course, lalaro lang ng Dota.
Dota? Bawal na rin sa inyo? Ano yun? Wala kayong kalayaan? Naman kasalanan namin, sinabitan ng mahabang papel sa liig. Doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan. Pinatayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga puntayan na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro. Ganun? Meron palang, meron, parang ang nangyayari pala nito, meron palang second, first layer ng ano, para palang ano, para palang fraternity to. May first layer, may second layer, may third layer ng level. So pag nandoon ka na sa pastoral, nasa second layer ka. Pag full-time worker ka, nasa third layer ka. Matindi po ito, mga kababayan, kung binitawan itong bagong testigo, ha? Tuloy. The kingdom of Jesus Christ. Dapat kasi buong pagkataon namin, ni-alay namin kay pastor. So once na mag-full-time ka, mag-fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo-lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full-time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. In-inspect nila yan kung meron kang pirang tinatago. Grabe, no? Natanong, napatanong tuloy ako. Asan kaya yung magulang niya? Ganun sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat na nandun sa sinabi niya sa amin, na sinabi niya sa amin kami, mga yawa, mga satanas, mga serpent seed daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang simento hanggang tumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sili sa mata at bibig at ang ari namin. Grabe, oh. Pero ito, mga kababayan ko, confusing, to be honest. Medyo yung pagkamilitary yung ginagawa sa kanila. Torture, ika nga nila. Torture, torture. Pero kung tatanungin nyo po ako, mga kababayan ko, yung panggigipit sa pag-exit, medyo naniniwala ako sa kanya dito. Kasi ginawa rin yun dun sa kaibigan natin. Diba? Doon ko naisip na kumalas sa Kingdom of Jesus Christ, nagpaalam kami sa isa kung kasama pero hindi kami pinalabas sa compound, sa task force. Ah, okay. Kaya pala itong kaibigan din natin, mga kababayan ko, umis ka po, tumakas. Okay, alam na. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, tama nga. Kung ito, pinipigilan sila na umalis dun, mga kababayan ko, yung tropa naman natin na galing dun sa KOJC, mga kababayan ko, tumakas din yon. Kaso, safety yung pagtakas niya. Tuloy. May lalaking may baril. Alam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin, pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang bartolina. Mainit na dahil malapit yung sa yero ng bubong, nagsasampay ng damit ang mga labandira dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric fan, masyadong mainit. Eh, yan dapat ang pinuntahan ng mga pumuntang vlogger doon eh. Hindi eh, ang ginawa mga kababayan ko, namasyal eh. Tapos sasabihin nila, naghahanap sila ng mali doon sa kingdom. Mga kababayan ko, tingnan mga kapal na mga mukha nun eh, no? Pera lang yung tropa natin nakasama doon ha, pogi yun. Dalawang araw kami nandun, umakyat si minister, dalawang minister, ang pangalan nila, Jojo Pablo at saka si Gio Ayang. Ang leader ng task force Davao na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. Grabe mga kababayan. So, kinuha mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntog mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo ma'am, before yun, ano, binasaan mo na kasi ng Biblia. Kasi kalooban doon ng ama, tapos pinapapirma po kami ng waiver. Kalooban ng ama na iuumpog nyo sarili nyo doon? Kalooban ng ama na to-torture nyo sarili nyo? Grabe mga kababayan ko. Ibang klase yung revelation ito ha. Tuloy. Hindi namin alam ang nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, ano, gustuhan daw namin. Tapos sasabihin, kagustuhan daw nila. To be honest ha, ako medyo 80% talaga ako naniniwala sa sinasabi nito right now, mga kababayan ko. Totoo lang ako, medyo 80% ako naniniwala sa sinasabi nito right now. Kasi mga kababayan ko, it's same nang nangyari. E-exit ka sa grupo, kailangan mong tumakas. Ganong katindi. Kapag tumakas ka, sasampahan ka ng patong-patong na kaso, mga kababayan ko. Kasi sinasabi niya dito, malabong, pasinungalingan eh.
mga kababayan ko. Kasi yun yung nangyari dun sa kaibigan ko. Mga kababayan ko, yun yung nangyari dun sa kaibigan ko na nagpamilya at umalis doon sa kingdom. Alam, I know some of you guys, alam nyo tong tao na to, pero but please, don't comment. Huwag nyong i-comment ang pangalan for the safety of the family. Please lang. Ginawa ko lang pong reference yun to inform you na totoo po yung, na may pagkatotoo po at 80% ang nakikita ko na totoo yung sinasabi niya. Pero in the rest dun sa pamamaltrato, medyo 60% ako dun, mga kababayan ko. Pero yung sa pag-exit, mga kababayan ko, pahirapan. Pag full-time worker ka, doon ko nakikita na 80% talaga na totoo. Mga kababayan ko, tuloy. Kailan na no, binasaan mo na kasi ang Bibli. Sige, Bulo. Yun tayo. Order. Napapanahon po ang aksyong ito para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan. Kasi walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Correct. Talaga hindi naman talaga dapat palampasin. Ba't siya palalampasin yung ganong ginagawa ng tao? Higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama niyo kami sa Senado hanggang dulo pa. Ma'am, mabilis lang na paglaro. Pagka ngayong signed na po ang arrest order, ano po mangyayari? Bibigyan pa po ba sila ng kopya para po ito to serve or talagang anytime na mangyayari? Anytime po, pwede na pong mangyari. Of public knowledge na rin naman ito. So, once na ma-aresto immediately, magkakanda kayo ng hearing? Once ma-aresto sila, makakapag... Ito ma-aresto sila? Ilan ba sila, mga kababayan ko? Ma-aresto sila. The right word is ma-aresto sila. Ilan ba talaga sila? Hindi lang si Kibuloy? Ano? Of public knowledge na rin naman ito. So, once na ma-aresto immediately, magkakanda kayo ng hearing? Once ma-aresto sila, kapag-schedule na kami sa wakas ng hearing, nadadalo siya para sa wakas humarap sa komite, pakinggan ang aming mga tanong at sagutin ang mga ito. So, ano ba nawagan niyo kay Pastor Kibuloy? Kailangan ba OJ Guard GM na mag... Kung sana pumunta at pag naumabot dun sa processor ka na arrest order, and isang nyo ha, public knowledge naman na may arrest order. Hopefully, sana. Actually, kung sana, noong una pa lang sa dalawang imbitasyon, sa subpoena, hanggang ngayon, kung sana sa simula pa lang humarap na sila, eh hindi na kailangan umabot sa ganito. Eh kaso ang dami pa niyang drama. Diba? Bakit sila? Eh ito, question mark sa akin to ha. Hindi lang ba si Kibuloy yung pinapatawag ng Senado? Di, marami pala sila, mga kababayan ko. According to Senator Risa Contiveros, mga kababayan ko. So, ibig sabihin, hindi lang si Kibuloy yung dinidemanda dito. Ay, hindi na nat dinidemanda. Pinapatawag ng Senado dito, mga kababayan. Ayun. Diba? So, ibig sabihin nito, marami sila. At ang tanong dito, mga kababayan ko, sino sila? Si Kibuloy lang ang front. Oh, medyo na-curious kayo, mga kababayan. Medyo na-curious kayo dun sa nangyari, mga kapatid, no? Medyo tinamaan ba kayo dun sa sinasabi? Ito, lina mo. Tawa ko. Pak, aray. Ngiti si Risa Contiveros. Hindi, for sure, mga kababayan ko. No? Ito lang ang sa atin. Dapat makasuhan din yung mga alipores ni Gibbs. Correct, mga kababayan ko, ng abuso. Pero straight to the point dito, to be honest, lahat ng accusation na yan, kung mapatunayan yan, mga kababayan ko, ni Senator Risa Contiveros, mga kapatid, mga kababayan ko, kung mapaharap nila yan, lahat ng accusation ng mga ano, ang buntun lahat niyan kay Kibuloy. Mga kababayan ko, biruin niyo online si Kibuloy, kahit nasa Amerika, nagpaparusa pa pala ng ganun. Di umano ha, na nagpaparusa daw ng ganun. Bintang sa kanya yon. Ang isa sa mga nakikita kong assessment na sinasabi doon, mga kababayan ko, ang tingin ko doon, yung 80% talaga na yung ginawa doon sa isang member, pag mag-exit ka, pahihirapan ka ng pahihirapan, natipigilan ka, same what happened, kaya tumatakas yung mga taong full-time worker doon. Diba?
Yan yung mga istorya na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang lakas ng loob ko sabihin sa inyo na medyo nahahawig to doon sa nangyari sa kaibigan natin. Second, mga kababayan, siyempre, para naman sa atin, hindi naman tayo judgmental na tao, no? Ang gusto lang ng Senado dito right now is sumarap si Kibuloy, huwag niyang bastusin. Yun lang yun eh. Kasi to be honest, hindi naman talaga korte ang Senado. Hindi ang korte. Ang mangyayari dyan, mga kababayan, magkakaroon lang yan ng referral para magsampa ng kaso. Mga kababayan ko. Ganun po, mga kapatid, ang tunay na mga mangyayari po dyan. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala. Ang pinaglalaban na lang po dito, mga kababayan ko, yung integrity ng Senado na huwag bastusin ni Kibuloy. Subalit, mabigat po yung mga paratang sa kanya, pwede pong mag-repair ang Senado para magsampahan po ng kaso. Subalit, meron na rin po siyang bubuksan na kaso, mga kababayan ko, doon sa Davao, meron din po dito sa DOJ at didinggin din po sa Pasig. Ayan ang pinakamahirap. Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. O, sabi ng mga kababayan natin, mga kapatid, o, ito pa, sabi ng mga kababayan natin dito, o, pati yung mga taong kasangkapan ng bugbog, yung middleman bago makapunta kay Kibuloy. Ganun na nga. Diba, mga kapatid, kasi ang sabi ni Senator Risa Ontivero, sila eh. Diba, doon ako nagtataka, sinong sila? Diba, mga kababayan ko? Sinong sila? Bakit sila ang pinapatawag, mga kababayan? Diba? Tapos sabi, tanggol yung mga apat na sina. Yun na nga ang problema eh. Diba? Yun na nga ang problema. Now, ito lang ha. Now you know, for the 2025 election, alam nyo na kung sino talaga. Ayoko magsabi ng mga pangalan nila. Because I don't pasabi, naninira tayo, nanggugurgur tayo ng pangalan. Hindi natin ginagawa yon. Pero ang tinutukoy ko sa inyo, mga kababayan ko, tinutukoy ko sa inyo na pag-usapan natin dito, alamin nyo po yung background nila. Eh kung dito pa lang po, mga kababayan ko, na mayroong nag-aakusa na inabuso, di ba? Ginahasa, di umano, mga kababayan ko, eh dapat pakinggan po ng ating mga senador ito, na hindi po natin pwede sabihin na sa Senado pa lang inaakusahan na, mga kababayan ko. Mga kapatid, hindi sa ganon dapat natin sasabihin sa pampubliko. Ultimo ngayon, vice presidente natin eh. Di ba? Kasi kung kayo po maninindigan, if I am the senator, tama yung ginawa ni Senator JB na umurong siya. Bakit? Kailangan niyang pakinggan yung mga tao na yon. Yung pakinggan yung mga inside ng mga biktima di umano. Saan ka makakita ng biktima, mga kababayan ko, na magkikwento? Nagsampa na pala sa'yo sa Davao, dinismiss doon. Kasi bakit? Makapangyarihan ka doon. Dalhin mo yung laban sa Maynila, tingnan natin kung maging makapangyarihan ka dito. Saan kayo makikita, mga kababayan ko? Tahas ang kwento ng babae na wala siyang nagawa na ialay ang sarili niya doon sa sinasabi nila privilege doon na paghihilot daw kay Kibuloy. Paghihilot ha. Literally the word is paghihilot. Diba? Habang kinikwento niya yung mga nakinaskas daw, tapos nung tumigas daw, ipinasok. Grabe, mga kapatid, yung binitawan na salita nung talagang makikita mo dun, mga kababayan ko, yung takot ng babae habang kinikwento niya yung mga kababayan ko, because hindi magsasalita ang isang babae kung hindi na trauma. Totoo lang ako, mga kababayan ko, kung hindi na trauma. Kung matagal niya na nilalaban yan at gusto niya makamit yung hustisya para sa kanya, may mga ganyan pong tao ngayon, mga kababayan ko. At kung mapatunayan ng babae na talagang totoo yun, yari talaga si Kibuloy, tapos siya dyan. Mga kababayan ko, totoo lang ako, totoo lang tayo, mga kapatid, so totoo lang. Ayan na, sana nga po, paano yung mga nakatakas, damay. Eh, damay yung mga vlogger kasi naging accessory sila sa... Eh, sana nga po, kasuhan na rin yung mga yan, di ba? Eh, sana kasuhan. Kasi they are trying to defend. Kapag ito napatunayan, mga kababayan ko, pupusta ako, makakasuhan din yan. Ay, totoo! Mga kapatid, sana kasuhan din. No? Kasi pilit nilang dito naman sa atin, pwede natin ipagtanggol eh. Pero at this moment, mga kababayan ko, maging patas tayo. Kung may mga anak na babae yan, mga kababayan ko, titingnan nyo yung sitwasyon. Ako, hindi ako magpapabulag yung pagpinapunta ako dun sa Davao. Kahit dali nila ako dun. Mga kababayan, pinapunta naman, mabubulag ako dun sa ganda nung ano.
Ano ka, saka makakita ng ano, saka makakita ng vlogger na sinasabi mo na naghahanap ka ng kasiraan ng Nicky Buloy, tapos puro-puri 'yung naririnig mo doon. 'Di ba? Kasi 'di ba mga kababayan ko, kaya nasisira 'yung integrity ng mga vlogger eh. Kasi na bakit na sinasabihan tayong bias? 'Di ba? 'Di ba mga kababayan ko, sinasabihan tayo ng bias. So totoo lang, sinasabihan tayo ng bias. Bakit tayo sinasabihan ng bias ng mga tao? Bakit tayo sinasabihan nila ng bias yan sila ganyan, bias yung mga yan. Hindi tama yung sasabi niyan. Because bakit? Kasi mabilis tayong ma-enlighten sa tao. Oh, pinapunta ka lang dun sa Glory Mountain, nagvideo-video ka lang dun. Hindi, kung naghahanap ka talaga ng kasiraan ni Kibuloy, yung sinasabi ninyo, dapat tinigdan mo yung mga accusation. Ang pinuntahan nyo lang, helipad eh. Bakit isa lang ba helipad doon? Di ba? Mga kababayan ko. Sinasabi niya, ito yung kubo. Bakit? May helipad ba doon? Isa lang ba helipad doon? Mga kababayan ko. E asan yung view na nakatapat sa bundok? Yung kitang-kita yung dagat? Wala nga, hindi yung pinakita eh. Ang pinakita niyong helipad, yun nakatapat doon. Saan? Sa quarters ni Kibuloy. Di ba mga kababayan ko? Ganyan yung presumption nila, ganyan yung tirada nila. Kaya sabi ko nga, bias na bias mga kababayan. Eh kung sa bagay, hindi naman ako magtataka kasi yung pinagmulan, bias din. Di ba? Maghahanap pa ba ako ng ikagaganda at kakapuri nila kung bias din naman sila? Oh, tapos ilike nyo yung live streaming natin, huwag nyo kakalimutan. Oh, eto. Second topic tayo. Baka gabihin tayo dito sa haba nito, mga kababayan ko. Umpisa na natin to. Hindi ko na patatagalin. Gusto ko paliwanag sa inyo yung mga traitor sa bayan. Eto, mga kababayan ko. Ngayon nyo lang malalaman sa bibig pa mismo ng isda, nahuhuli talaga ang sikreto. Abay, oo. Nahuhuli ang sikreto. Mga kababayan ko. Hari Roque. Nakikipagpulong sa China. Very interesting, di ba? Panoorin natin to, mga kababayan ko. Sa kanyang talumpati, panoorin nyo po ito. Meron po kong kasagutan sa lahat ng mga sinabi niya. Magandang linggo sa inyong lahat, ha? Ako po'y kakarating lang. Galing ng China, galing ng China, galing ng China, galing ng China. Oh. Oh, mga kapatid. Paano ba 'yan, mga kababayan ko? Si Harry Roque daw po ay kararating lang galing ng China. Pilipinas at ang China, kasi nga po lumalala na 'yung sa ibang panahon. Ayan, mga kababayan ko, kasi nga daw po lumalala na daw po 'yung problema ng China sa ibang panahon. Sabi po dito, mga kababayan ko. Mga kapatid, ililiwanagin ko lang po, ha. To be honest, ang ibig sabihin ni Roque dito, nakikipagpulong siya sa China. Sige. Wala na ang gera sa panig ng Pilipinas at ng China, abay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ito, after nun mga kababayan ko, medyo naputol yung audio nung aming pinag-uusapan niya. Lahat ata ng mga malalang words na puputol, mga kababayan ko. Nagulat ako dito, ang point of view ni Roque dito, mga kababayan. Totoo. Ang point of view ni Roque dito, mga kapatid. Si PBBM daw, ha, parang ang dating nagpo-provoke na ng gulo. Idideklara na daw po, gagamitin na naman nila yung salitang Marshallo. Oh, panoorin niyo mabuti to, mga kapatid. Ako po'y kakarating lang galing ng China. So anyway, ang pinunta ko naman po sa China ay talaga po sabihin kung paano mapapabuti ang samahan ng Pilipinas at ang China kasi nga po lumalala na yung nasa iba. Ayan, mga ba napuputol doon. Pero ang tanong ko dito, is Harry Roque is one of the official ba ng bansa natin? Dating spokesperson Harry Roque, mukhang atang wala kayo sa grounds para humarang dyan sa nangyayaring girian. Hindi, totoo lang ako.
Wala siyang grounds dyan, to be honest. Wala siyang grounds dyan. Hindi siya pwede talaga, to be honest, na makialam. Pero sa in his mouth, narinig nyo, mga kababayan ko, narinig nyo ha? Oh. Pilipinas at ang China, kasi nga po lumalala na yung nasa ibang panahon. Lumalala na daw po yung gusot ng Pilipinas at China, lalo daw po sa ngayong panahon. Mga kababayan ko, kaya daw po siya nakipagpulong, galing daw po siya ng China. Mga kababayan ko, literally. Oh. Ako po'y kakarating lang galing ng China, galing ng China, galing ng China, galing ng China. So anyway, ang pinunta ko naman po sa China ay talaga po sabihin kung paano mapapabuti ang samahan ng Pilipinas. Paano daw mapapabuti ang samahan daw ng Pilipinas? Bakit? Nagtataka talaga ako ha. Bakit kayo nakikipagpulong sa China talaga? Eh hindi naman kayo opisyal ng Pilipinas. Mga kababayan ko. Grabe ha. Ikaw na tumabaho ng Department of Foreign Affairs. Di ba? Aga DFA bata ito eh. Tuloy. At ang China, kasi nga po lumalala na yung nasa ibang panahon. Ang ating pag-usapan po ngayon, abay habang ako ay nasa China, eh nasa Germany naman ang ating PBBM. At bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na parabagang magsisimula na ang gera sa panig ng Pilipinas at ng China, abay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ayan ang mga kababayan ko ha. Ito gagamitin nila dito yung term na marshmallow, mga kababayan. Gagamitin niya na dito yung term na marshmallow, mga kapatid. Pakinggan mo mabuti, kayang-kaya natin i-divang to ngayon. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Hindi, ayan ha. Naghahanda daw ang China para maging annex daw ang Pilipinas. Bakit, mga kababayan ko? Bakit? May sagot po tayo dyan mamaya, patapusin lang natin itong magsalita, mga kababayan ko. To be honest, ang claimant ng China ngayon, mga kababayan ko, noon 9-9 line. 2022, mga kababayan ko, ang claimant na ng China, 10-10 line. Ngayon, 2024, mga kababayan ko, aba, nag-expand palalo ang China. Kung alam nyo lang ha, nag-expand palalo ang China. Ang claimant na po nila, mga kababayan ko, is 11-11 line. Yung 9-9 line, mga kababayan ko, doon yun sa may bandang Palawan. 10-10, aabuti na tayo dito. Yung 11-10 line, mga kababayan ko, sakop na po yung Luzon, pati yung Mindoro. Hindi ito alam ng karamihan sa atin, kaya ino-open up ko po sa inyo to, mga kababayan ko. At hindi po ako nananakot, no? Hindi po ako nananakot, hindi tayo nananakot dito. Ang pinagtataka ko lang po talaga, bakit nakikipagpulong si dating spokesperson Harry Roque doon sa China? Samantalang hindi naman po siya opisyal o hindi naman siya inuutusan ng Pangulo, at bakit gumigitna siya sa girian na ito? Ano po ba ang meron? Bakit po kayo nandiyan dyan at nakikipag-ugnayan sa China? Tuloy. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mo annexation of territory, ibig sabihin... Okay, annexation of territory. Lulusugin na ng China ang teritory ng Pilipinas. Ano sabi ng China, mga kababayan ko? Before nila nilabas yung 11-11 line, mga kababayan ko. Totoo ha? Ano sabi ng China? Ano sabi ng China sa kanilang military parade? Sabi ni Xi Jinping, mga kababayan ko, maghanda kayo? Sa translation ha? Sa translation na tinagalog ko na lang. Hindi naman ako Chinese eh. Sabi ni Xi Jinping, maghanda kayo para protektahan natin ang ating soberenya sa karagatan. Ibig sabihin nun, tapos paglabas ng story, nilabas nila yung claim nilang bago, 11-11 line. Diba? 11-11 line. Ano ba yung 11-11 line na tinutukoy mo, biyahe ni Koy? Bakit hindi mo mapaliwanag? Eh, kwento ka lang ng kwento. O eto po, mga kababayan ko, para sa pagkakaalam nyo po, gusto ko pong maintindihan nyo na mabuti, ha? Mga kababayan, o eto po yung claimant nila. Ayan. Eto, lalabas ko sa inyo. Para makita ninyo, mga kababayan ko, 11-11 line na po ang claim ng China ngayon at hindi na po 10-10 line. Ayan, o.
Ang claimant ng China ngayon, mga kababayan ko, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kapatid, 11-11 line, China Maritime Claims. Lumabas po ito ngayon, mga kababayan ko, sa pahayagan, mapa US man at mapa dito sa Pilipinas. Antindi na po ng kanilang inaangkin. Can you imagine, mga kababayan ko, sasakupin na nila. Ultimo yung ating ano, ultimo yung Mindoro. Ganun po kalakas ang kinukuha nila, mga kababayan ko. Hindi lang po Spratly ang pinag-uusapan na dito. Kahit po tayo sa Luzon, kukunin na nila tayo. Yan yung mga ginagawa nila, na bantana nila, mga kababayan ko. Siyempre, ang Presidente Bongbong Marcos, didepensa yan para sa Pilipinas, hindi didepensa yan sa ibang lahi. Kung maanghang man po yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, sa Australia, sa Germany, at kung sa Czech Republic, at kung nasan pa, mga kababayan ko, mga kapatid, karapatan po ni Pangulong Bongbong Marcos yun, na sabihin po yun, dahil mga kababayan ko, kahit sino po na presidente sa bansa, na kung aangkinin ang iyong soberenya, ay hindi ka po papayag. Bakit? Ano, magkakatotoo yung pangako ang gusto ni Digong, mga kababayan ko, na someday ay aampunin tayo ng China, will be the next province of China? Philippines will the next province of China, mga kababayan ko? Ano to, ganun? Mamaya po, papaliwanag ko sa inyo kung bakit po ganito ang kinuklaimant ng China. Pero before that, patapusin muna natin siya magsalita. Sige, go! At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Sa pamagitan ng pag-aareso ng Kongreso, eh para bagang ito ay preparatory to martial law. Tapos sabay singit siya ng salitang marshmallow. Mga kababayan, sabay singit niya yung salitang marshmallow. Hindi ko pwede sabihin ng buo eh, bawal. Sabay singit siya kasi daw si Badoy, si Eric pinakukulong daw at magdideklara daw po si BBM ng ganun. Ang galing gumawa ng storya nito, ha. Sorry, Spokesari, ha. Madibank kita dito. Magaling ka gumawa ng storya. At ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM na baka i-annex ng China ang ating teritoryo? Eh kasi po sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. O ano? Ano? Yan po ay invasion o pananako, paglulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas o di naman kaya insurrection. Insurrection yung mga taong bayan. Yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Okay. So kung mangyari kung sasabihin mo na idadivert mo yung salita, eto napaka sorry for my words, traitor ka. Sorry, hindi. Like I said, mga kababayan ko, traitor to. Bakit, mga kababayan ko? Why you are trying to divert the story into a martial law, no? Dinadivert mo sa martial law yung question ng sinasabi ni PBBM, no? Remember, President Duterte declares martial law sa Marawi dahil magkaroon ng, like you said, nagkaroon ng gera. Sinakop tayo ng ibang lahi, mga kababayan ko. Yung mga Pilipino, tapos yung mga Indonesian, Malaysian na ISIS. Nagdeklara si Pangulong Duterte that time sa Marawi ng martial law. If China pupunta sa bansa natin, kukubkubin yung ating teritoryo, yung ating soberenya na ipinaglaban ng ating mga bayani June, mahabang panahon na, mga kababayan ko, papayag ba kayo? Magdi-declare tayo ng martial law. Hindi masama ang martial law. Para yan sa taong bayan. Why President Duterte declare martial law tuma sa Marawi? Bakit? Because ayaw niyang may madaming civilian na madamay. And President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, matapang niyang sinagot yung mga hamon na yan, mga paratang, mga sinabi niya sa iba't ibang bansa during his visit para ano, ipakita sa China na handa kami, gagawin namin to, kaya namin kayo. Diba? Tapos sasabihin niyo sa amin, idadivert mo na magdideklara si, naghahanda na si PBBM na magdeklara ng martial law because pinakulong lang si ganito, pinakulong lang si ganyan. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos ba ang nagpakulong kalabadoy at kay Ka-Eric?
Nakulong yan, nakontemp yan. To be honest, mga kababayan ko, hindi sila nakulong sa kulungan na mga regular na preso. Nakontemp sila. Nakulong sila sa kamara. Doon sa may aircon na parang na kwarto. Hindi pagsisiil yan. Hindi pagsisiil yan. Ang tawag sa sinasabi mo, kasinungalingan. Because some of you guys is trying to divert the story into... Sinusubukan nyo i-divert yung story ng lahat para maging masama ulit at paputokin na lumalabas ang martial law sa paggamit. Kung ako naman ang presidente, mga kababayan ko, if I am President Bongbong Marcos, sasakupin yung bansa ko, magdideklara ako ng martial law sa Pilipinas. Why? Magkaroon tayo ng batas militar kasi bakit, mga kababayan ko? Saka magsusulputan yung mga putang inang pro-China eh. Sorry for my words. Nakakapikon. Diba? Kung hindi magdedeklara ng martial law si PBBM, what you think? Lulusubin tayo ng mga yan. Kakanain tayo naman yan, kakawawain tayo ng mga yan. Can you imagine, anytime, China, yung China, kaya tayong lusubin because ang claimant na nila is 11-11 line. And how could you imagine, mga kababayan ko, na ultimo Palawan, ultimo ang Mindoro, ultimo ang Luzon. Kinukukunin ng China. Tapos sasabihin nyo, ganyan. Tapos makikipag-meeting ka, aawat ka, magbibida ka dun. Bakit ako magdi-declare? Bakit? So, tama si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, mga kababayan ko? Sinabi mo na kailangan magdeklara ng martial law. Paano? Oh, tige nga. Ng martial law dun sa sinabi ni PBBM na baka i-annex niya ang, baka i-annex ng China ang ating teritoryo. Eh kasi po, sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. Yan po ay invasion o pananako, paglulusog ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas o di naman kaya insurrection. Oh, di ba? Tama ako sinasabi ko. Oh, nasa batas din naman yon na magdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng gano'n kapag nilusob na tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, huwag niyong gawing masama ang martial law. Huwag niyong gawing masama. Hindi masama ang martial law. Makakabuti yan sa ating mga Pilipino kung mangyari yon. Because we need the discipline. Kontrolado tayo. Diba? Bakit pag lumusog yung mga pro-China, for sure maglalabasan yung mga naggagaling-galingan na sumasamba sa Incheck. Sumasamba sa CCP. Chekwa Chinese Republic. Yung paghihimaksik na mga mamamayang Pilipino. Ay di ba kapag sinabi niya mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. At ang nakakatakot po ha, ito po ha, hindi sa ako'y pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ang banggaan ng barko. O sige, pag-usapan natin yan. That's good. That's good. Maganda yan. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya na lang, English rule. Ito, kine-question niya dito, mga kababayan ko. Kine-question niya po dito, mga kapatid. Yung ginagawang panglulupang-aapi sa atin ng China. Pagdating po dito, mga kababayan ko, pinagtatanggol niya po dito, mga kababayan ko, yung China. Dahil yung mga kababayan daw natin, yung mga Marines daw natin, yung mga sundalo natin, yung ating mga sundalo na naghahatid ng supply na pagkain dun sa mga tao na naiiwan sa BRP Sierra Madre ay tinoprovoke daw po ang China, mga kababayan ko. Pro-China nga. Pro-China. Tayo pa daw ang nagpo-provoke. Ano ito explanation niya, mga kababayan ko? Pakinggan nyo mabuti. Right-hand drive. Sa right-hand drive po, ang nag-overtake hindi dito sa right side. So paglilinaw, yung barko daw natin, dapat daw po ang right side, kung right-sided daw po ang mga Chinese, mga kababayan, dapat sa right side daw po mag-overtake yung barko natin. Tuloy. Sa left side, pag mag-overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po.
pag right-hand drive daw, baliktad daw. Sa kabila ka, mag-overtake. Sa kabila ka daw, mag-overtake. Eh kung titignan niyo po yung dalawang insidente na karoon ng banggaan. Oh, sige. Lumalabas po na parang ayaw ng bangga. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang route natin sa traffic natin is left-hand drive. Okay, I got your point. Pero yun nga po, pagdating sa kalagatan, right-hand drive ang sinusunod. Okay. Alam mo, you are trying to divert the story, the explanation of the Chinese embassy na sinasabi nila na tayo ang nagpo-provoke. So, ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Okay. Kasi left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Okay. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Okay, dapat daw po, kung right-sided daw po si Chinese, dapat right side daw po umovertake yung barko natin para makapagpa-deliver. Okay. Baliktad nga po. Eh lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroroon. Okay, dapat daw hindi daw naroroon according to the maritime law. Okay, ganito. Let me give you an example. For example, sinunod. Ng Pilipinas na dito umovertake sa right side. Diba? Sa right side na sinasabi mo. Sa tingin mo, hindi pipigilan ng Chinese ano yun? Ng Chinese maritime? Ng China, ng Chinese Coast Guard? Kahit pa mag-right side yung barko natin dyan, Spokesari Roque, Mr. Roque, tandaan mo po yung sasabihin ko, kahit mag-right side pa po yung ating barko dyan, Mr. Roque, babanggain pa rin po yan ng Chinese Coast Guard. Bakit? Kung pupunta naman tayo sa right, sa left side, ganun pa rin ang gagawin yan. Babanggain pa rin po tayo. Bakit ko po ba sinasabing babanggain tayo? Pinipigilan nga tayo maghatid ng pagkain doon sa ating mga tropa, sa ating mga sundalo. Pinipigilan nga tayo. Diba? Pumunta naman tayo, pumaling tayo sa right side. Anong gagawin sa atin? Binubomba tayo ng water cannon. Roque, gumising ka, Pilipino ka. Kahit saan mo tignang linya yan. Gumilid, mapakanan ka, mapakaliwa ka. Tandaan mo, binubomba pa rin tayo ng tubig. Diyos ko. Because ang tingin nila sa atin habang nag-resupply mission tayo, kalaban. Anong, bakit kailangan natin mag-provoke sa kanila? Hindi natin kailangan i-provoke yung mga Chinese Coast Guard. Because threatened na sila sa atin. Kaya kahit kumaliwa ka pa, mapakanan ka pa, umovertake ka sa mga yan, bubungguin ka nila. Kung sumusunod sila dyan, idadahilan na yan pag tayo daw ang nagpo-provoke. Sinusunod ba nila yung maritime law natin? Hindi. Hindi sila sumusunod sa maritime law natin. Hindi kahit kailan. Yung irespeto ngay arbitral natin eh, yung claimant natin, hindi tayo sinusunod. Bakit? Binubuli nila tayo. I can't imagine, Mr. Roque, na nakikita mong kinakawawa yung ating mga PCG, yung ating mga Philippine Coast Guard, yung ating mga sandatahan lakas, na binababoy tayo ng mga Chekwa na yan. Diba? And may gana ka pa humarap to the Filipino people that you will say na pumunta ka ng China, na ipag-usap ka dahil, na ipag-ayos ka dahil lumalala ang mga sitwasyon na ganito. Bakit? Isa ka ba sa mga special envoy to China? Hindi, di ba? Dapat hindi kayo nakikipag-usap dyan. Bakit? Kayo magpapagulo dyan. Tuloy. Dapat nasa starboard side. Okay, ayaw, hindi ko na ginagamit yung mga technical terms. Ginamit ko lang po yung road. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung ambassador natin na to Washington DC na si Babes Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Respecker, eh para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para bang mababake yung mga Chino na gumamit ang dahas laban sa atin. Alam mo, to be honest, hindi ito usapin ng nakikialam si ganito, si Babes Romualdez, nakikialam si Congressman Martin. To be honest, mga kababayan, he is the House Speaker, mga kababayan ko. At hindi kailangan mag-provoke ng government natin.
Ano mo, ano problema dito? Tantanan nyo ang pakikipag-usap sa China, hayaan nyo ang gobyerno ng Pilipinas. Tama ako? Hindi nyo kailangan makialam dyan. Wala kayo, ordinaryong citizen lang kayo. Hindi dapat kayo ang kinakausap, mga kababayan ko. Hindi dapat kayo ang kinakausap ng China, bagkus dapat ang kinakausap ng China, ang embahada ng Pilipinas o ang gobyerno ng Pilipinas. Because you are not no more official ng Malacanang o gobyerno. Dati-dati, iniisip ko lang, eh baka ito ay para na ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas. Tapos, magre-reklamo sila sa mga Amerikano na halin na kayo, tulungan nyo na kami. Meron kami mutual defense treaty, tulungan nyo na kami. So, pwede pa rin po yun. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, in-invoke na ni Noynoy Aquino na tulungan tayo dahil sa mutual defense treaty. Ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China, umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. That's not true. That's not true. No, that's not, kaya kong pabulaanan. It's not the fault of China. Ay, not fault ng Amerika. Sumunod tayo because meron tayong arbitral law. Mga kababayan ko. Meron tayong arbitral law at nanalo tayo dun. Umalis tayo dun because yun ang ating yun ang pag-uusap. Suddenly, traitor ang China. Kaya nawala sa atin, nakapagtayo sila. Nung nakapagtayo sila, mga kababayan ko, wala na tayong magawa. Shoutout kay DJ Byron, Music and Topic. Kapatid, shoutout sa'yo. Isa pa, mga kababayan ko, alam nyo po ba right now, ang activity po ng, ito, sinusubaybayan ko to, yung activity ng China ngayon, yung mga Chinese Maritime Militia, mga kababayan ko, nagbabagsak na po yan ng lupa at nagtatayo. Yan po ang mga nagkakarga ng mga bato na nilalaglag nila sa ating karagatan ngayon at nagtatayo na sila mismo doon sa mga pinipwestuhan nila, mga kababayan ko, ng susunod na base. Totoo lang ha, totoo lang. Tuloy. Sila, pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Eto mga kababayan ko, pakinggan nyo tong balita na to mga kababayan. This is gonna be one of the biggest impact sa mga kababayan natin. Plano o mano ng China na sakupin hindi lamang ang West Philippine Sea kundi ang karagatan sa loob po ng First Island Chain kung saan kabilang po ang Luzon. Ayon po sa defense analyst na si Dr. Renato De Castro, ito ang pinamumukha ngayon ng China batay po sa kanilang mga sabayang aktibidad sa teritoryo po ng Pilipinas at iba pang mga kalapit na bansa. Diba mga kababayan ko, si? Oh. Tapos si Roque, makikita nyo sa China. Di ba? Sasabihin nyo, nagpo-provoke ang China? Nagpo-provoke ang Pilipinas? O ang China, nagpo-provoke sa mga Pilipino? Like I said, mga kababayan ko, mapakaliwa, mapakanan, saan pa sumuot yan, tandaan nyo to, babanggain tayo ng mga yan. Ang First Island Chain ay hilera ng mga isla mula ho sa Kuril Island sa Japan, pababa po sa Japanese Archipelago. No, pati Batanes, masasakop pa. Ryukyu Islands, Taiwan, hilagang kanluran ng Pilipinas, kabilang ang Luzon, Mindoro. Mindoro, pati Pindoro, ha? Ah, marami kayo, ha? Mayayari kayo doon sa mga katutubo. Ay naman, oo. Kayo po yung isisipatin doon. At Palawan, hanggang sa bahagi po ng Borneo. Antindi, di ba? Alaga ang First Island Chain, parang Melo, para sa maritime security at maritime power sa rehiyon. Talagang pinapakita na o pinapamukha ko sa atin. Sasakupin namin ang karagatan, hindi lang o sa South China Sea, pati na o sa tinatawag nating karagatan inside the First Island Chain. Diba? Tinigboyan ni Dr. Renato De Castro, isang defense analyst, mga kapuso. Ito yan, mga kababayan ko. Let me explain mga kababayan ko. Bakit tina-target ngayon to ng China? It's not because of oil. Wala silang pakialam kung may mahuhukay dito na langis. Totoo to mga kababayan ko. Wala silang pakialam kung may mahuhukay na langis dito. Alam niyo kung bakit? Mga kababayan ko, ang pinaglalaban-labanan dito mas malaki pa sa langis.
yung daanan ng kalakalan, mga kababayan. Gustong gawing teritoryo ng China yung buo na, na karagatan na yan para lahat ng dadaan na barko, mga kababayan ko, sa kanila magbabayad. Mga kapatid, ganong katindi mambuli ang China. Ngayon, tinatanggalan tayo ng dahil sa pera, makikipaggirian sila. Sabi ni Roque, mga kababayan ko, hindi daw makikialam ang Amerika. Hindi daw makikialam ang Amerika kung sakali daw po, mga kababayan ko, na manggera ang China. Ito naman po ang aking opinion, mga kababayan ko. This is my own opinion, mga kababayan ko. Pinaliwanag ko na po sa inyo, bakit kinukuha ng China yan, mga kababayan ko? Ruta yan ng ating maritime. Yang karagatan na yan. Kaya lahat ng malaking pera nandiyan, mga kababayan ko, na gustong makuha ng China. This is the reality, mga kababayan ko. Yan ang gusto nilang makuha, hindi po langis. Wala pong, according dun sa aking mga nabasa, hindi po langis ang target nila dyan. Yung maritime control, mga kababayan ko, mga kapatid. Sa kahit saan po, mga kababayan, yan po ang ginagawa nila. Sa Pakistan, mga kababayan ko, gumawa po sila ng isang mahabang daanan na wala pong makakasagabal sa kanila at kinlaim nila na China ang gumawa. Dito naman, mga kababayan ko, ang claimant naman nila, yung maritime control ang gusto nilang makuha. Kaya naglalabanan po tayo dyan. Hindi lang po tayo ang claimant dyan. Andyan po ang Brunei, andyan po ang Vietnam, andyan po ang Malaysia, and andyan din po ang Indonesia na nagkiklaim ng teritoryo nito. Subalit, mga kababayan ko, hindi lang din naman din po maritime ang dumadaan dyan. Mapa-aeroplano ay dumadaan din po dyan. Mawawalan po tayo ng freedom of navigation kung sakaling makuha po ito ng China. At mas malaki pong pera ang babayaran natin, lalong-lalo na sa kanila, mga kapatid. At isa pa, mga kababayan ko, nagpapalawak ng power itong China ngayon, mga kababayan ko. Isa pa, mga kababayan ko, ano pa po ba ang isa sa mga dahilan nito, biyahe ni Koy? Bakit nila kinukuha ito? Bakit nila kini-claim ito? Hindi, uulitin ko po, hindi po dahil sa langis lang. Mga kababayan, napakahalaga po nito. Eto, mga kapatid, kung papansinin niyo po, mga kababayan ko, malaki po ang sasakupin ito. Hindi lang po kalahati o pati Luzon, mga kababayan, gusto na nila kunin. Because of 11-11 line na gusto nilang makuha. At inaasahan pa rin natin na lalala po ito at lalala pa, mga kababayan ko. Napakaganda ng sa tanong ni dating spokesperson Harry Roque patungkol dito. Napakaganda ng tanong niya, to be honest. Hindi daw po makikialam ang China kung sakali. Ay, hindi daw po makikialam ang Amerika kung sakali. Matutulad lang daw po tayo sa Ukraine na nagkaroon ng gera ang Russia at Ukraine, na trigger yung dalawang bansa, naggerahan, mga kababayan ko. At ang ginawa lang po ng Amerika ay nagsupply lang po na nagsupply ng bala at baril. Ang kinakatakot niya po dito, mga kababayan ko, ay baka daw po ganun daw po ang gawin sa atin. Tandaan niyo po, mga kababayan ko, tandaan niyo po ito. Mga kapatid, to be honest, tandaan nyo, medyo nakakatakot po itong sasabihin ko na katotohanan. Malaki po ang utang ng Amerika sa China, mga kababayan ko. Isa po sa nakikita kong strategy dito ng Amerika, kapag ang China pumalag, ginipit ang Pilipinas, mag-trigger na galawin ang ating ang Pilipinas at patulan ng Pilipinas ng China, at sumiklab ang gera sa pagitan nito, pwedeng-pwede pong makialam ang Amerika. Hindi po totoo na hindi po makikialam ang Amerika. Saka sa katunayan, mga kababayan ko, nakapagtayo na po tayo ng mga base militar, lalong-lalo na sa Norte, na nakaumang na pwedeng tumugon sa mga taga-Taiwan kung sakali sila ay lusubin ng China, mga kababayan ko. At meron na po tayo mga base militar din doon ito, kagaya sa Subic, at nabubuhay na po. Kamakailan lang po ay daan-daang libong mga daan-daan libo na mga kagamitan pang sundalo ng Amerika ang lumapag sa Subic Bay, mga kababayan ko, para buhayin yung base. Third, mga kababayan ko, na inyo nakikita, pwede pong makialam ang China. Kung para sa akin, ha, uulitin ko, quote and quote, mga kababayan ko, para po sa akin, pwede pong makialam ang Amerika kung sakali. Bakit? Ito yung opinion ko lamang. Pagkakataon na po kasi ng Amerika yon para patumbahin ang China. Bakit? Mawawipe out yung utang nila. Diba? Makokontrol nila ang China. Remember, the most powerful country in the earth is America. They are always say
na mali, ito, simple lang kami. I'm not patriotic. Hindi ako patriotic ko sa Amerika. But nakikita ko yung potential na pwede nilang gawin. Tandaan nyo po, ang Amerika is napakarami ng advance na kagamitan pagdating sa digmaan. At ang pinaka-supplier ng kagamitan pandigmaan ay ang Amerika, lalong-lalo na sa gera. At naging negosyo nila yan. Nakakatakot po, mga kababayan ko, na makabangga ang isang bansang ganito. Dahil, for sure, magpalipad man to ng kanilang mga missile papunta ng Amerika, ay papunta ng China, kayang-kayang ubusin ng Amerika ang China. Ang tanong po ba dito, kapag ginera po ng Amerika ang China, sasagot po ba ang Russia at ang ano? Ang Russia at ang North Korea. Tandaan nyo po, tatlong major na kaalyado ng China. China, Russia, North Korea versus the 12 great countries na tinatawag natin. Siguro ang Pilipinas di ko masasabi kasi wala tayong gamit. Pero tandaan nyo, kahit ang Japan, kahit ang South Korea, kahit ang Pakistan, kahit ang India, may gamit sila na nuclear na nakakatakot, na kayang pumulbos ng isang bansa. Mga kababayan ko, yung mga nabanggit ko po yan ay tila kaalyado pong matibay ang Estados Unidos. Yan po ang tinanggal ni Duterte sa Pilipinas, ang alyansa ng Amerika para mapasok po tayo ng China. Kaya mga kababayan ko, mga kapatid, wag po kayo maniniwala na hindi po pwedeng tumulong. Meron po tayong treaty, mga kababayan ko. At kung sakali man po, mga kababayan ko, na mangailangan po at umarap po tayo dito sa pagsubok na ito sa bansa natin, isa po ako sa tatayo, hawak ng isang barel para pagtanggol ang ating soberenya. Dahil alam ko pagdating ng araw, lahat ng lalaki sa Pilipinas, magsasama-sama dyan, pagsasama-samahin ang bansa natin para ipagtanggol ang ating soberenya. Hindi po ako papayag bilang isang Pilipino na tayo po ay yuyurakan at kakakam kami ng sarili nating atin. Ito po'y bansang Pilipinas, malaya po tayo. Meron po tayong demokrasyang tinatawag. At never po dapat tayong panghawakan ng kahit sino mang lahi. Kaya ako po'y Pilipino, taas noo po ako kahit kanino. Kahit san man sulok na bansa niyo po ako dalin. Mga kapatid, mananatili po ang pagiging isang Pilipino ko at tapat sa aking bayan. Hindi ako magtra-traidor para lang sa pangsariling kapakanan. Kaya ito po, mga kababayan ko, panoorin niyo po yung isang maliit na eksenang ito. Mga kababayan, gusto ko pong makita niyo to. At least sa inyo nang galing, hindi po sa akin. No, maaliyado ka! A China naman po has insisted sovereignty na kanila, pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. Pupunta ako sa China. Sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino, at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours, this is ours, this is ours. An explanation itong jet ski bro. Alam mo, panahon ng kampanya yon. Hindi siguro sanay itong mga gago. Nakanak, makapagsalita ka, amaw ha. Antindi ha. Now, naintindihan nyo kung bakit ayoko mag-Duterte. Naintindihan nyo na. Bakit ayoko? Nagyabang ako na pupunta ako sa Pratt Day. At kung naniniwala kayo, I would say that you are really stupid. Sinong gago? Tignan nyo nga yan. Kaya gusto ko sabihin eh. Tayo ang totoo na budol. Mga kababayan, tama ba? Gago, maniwala sa jet ski foot. VP Sara, so sinara niyo yung Commonwealth, pwede nga si VP Sara. Nadaan lang po, nadaan lang, go cross lang po. Si VP Sara, tatawid, kaya tumigil muna tayo.
Tigil muna tayo, dahil tatawid si DP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si DP Sara po, tatawid lang. Dapat nagiging issue. Ganda, oh. Tuloy. Tampo. VP Sara? So, sinara niyo yung Commonwealth? Pwede man si VP Sara? Nadaan lang po. Nadaan lang. Kukross lang po. Kukross. Si VP Sara, tatawid. Kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo. Dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po, tatawid lang. Dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Sinungaling. Sinungaling! Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Shuanghu, Kuwadja, Chushi, Xi Jinping. Makakayor! Eh, mga kababayan ko, kayo na pong bahalang humusga. Bakit po ba ako na dating taga-suporta ni Duterte bumaliktad sa kanya? That's my reason. That's one of my reason. Literally, tayo po ang binudol nito. Diba? Kaya, magunustili kayo. Alamin ninyo muna. Lahat-lahat, mga kababayan ko, huwag tayong papadama sa mga pakara. Mga kapatid, tama po ba ako, mga kababayan? Correct me if I'm wrong, but for me, mga kababayan ko, this is the biggest issue na dapat nating harapin, mga kababayan. Hindi to pang isahan lamang, ito ay pang kalahatan. Wow! Na dapat pong harapin ng ating mga mamamayang Pilipino. Ako po isang Pilipino na mananatili pong at handa po kong lumaban para sa aking bayan. Mga kababayan ko, ngayon po, gusto ko pong tanongin kay Maharlika. Sino po ba ang totoong mambubudol? Si Pangulong Bongbong Marcos o etong mga tao na to, mga kababayan ko? Like I said, kayo po ang bahalang humusga, mga kababayan. Ito mga abangan kayo sa akin. Ayan ang aabangan ninyo sa akin bukas. Ayan ang aabangan nyo to, mga kababayan ko. Live po ako bukas ng tanghali. Overtime na po ako. Di na po kakasya yung oras natin dahil mahaba-haba yung naging discussion natin. Ako po may live streaming bukas ng medyo maaga-aga, mga kababayan ko. Ayan, thank you very much kaya Tita Lily Ragasa for your super chat. Ayan, maraming salamat sa super chat ni Tita Lily na super chat. Maraming salamat po. Thank you dyan, Tita. Ito, aabakan nyo sa akin bukas. Pag-uusapan natin tong Go Student ng Department of Education ng DepEd. Bakit nagkaroon ng Go Student dyan? The reality. Bakit merong Go Student? Pag-uusapan natin yan bukas. Dahil laki na pus tayo ng oras ngayon, di natin napagkasya. Pag-usapan din natin yung PCSO issue. Bukas din po yan, mga kababayan ko. It's already at 10:55 na po ng gabi, mga kababayan ko, dahil napasarap po tayo sa paikibaka, paikipagkwentuhan, mga kababayan ko, at napasarap po yung ano natin. Kaya salamat po sa lahat ng mga ano natin, pati pag-usapan din natin bukas ng tanghali yung explanation dun sa matagumpay na ano, binati si Pangulo sa laban niya against war on drugs. Pasensya na po kayo, mga kababayan, ako po humihingi ng dispensa sa mga aking mga bad words na nasabi. Nadala po ako ng emosyon ko, to be honest, kasi nalulungkot po ako for our country. Mga kababayan ko, Sheila Tishila Maseda, thank you very much po sa inyo dyan. Alright, mga kababayan ko! Ayan, nako, naabot na naman kasi tayo ng time out. At alam ko naman marami pa kayong papanoorin ng mga kagaya ko influencers na nagko-komentaryo, mga kababayan. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa mahabang oras na inyong binigay. Umaabot na naman tayo ng almost 2 hours, mga kababayan ko. Kakadaldal, kakaputa, kakapagpamukha sa kanila na hindi dapat ginagawa yan sa Pilipinas. Talaga nga naman, ah! Ayan, mga kababayan ko,
patuloy nyo po akong suportahan dito lang yan sa aking channel, sa Biyahing ni Koy TV, mga kababayan ko. Sama-sama tayong babangon muli sa bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Dito lang yan sa mas mainit, tumitinding usapin at komentaryo tuwing gabi. At sasamahan nyo ako bukas ng tanghali, mga kababayan ko. Fresh na fresh! Hindi ako magpapapigil, mga kababayan ko. Maraming salamat for your super chat, Jameson Rivera. O yun. Thank you very much, kaya Jameson Rivera. Sir, tagasang ka? Baka magkamag-anak tayo, ha? Baka magkamag-anak tayo, Sir Jameson Rivera. Honestly, mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, mga kapatid. At wag nang kawag yung BBTO. Bukas po, mga kababayan, dahil abutan po tayo ng cut-off. Inabutan tayo ng cut-off, ha? Inabutan tayo ng cut-off. Magkita-kita tayo bukas. Ayan, you're correct, BNK. Ma'am Sharon, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Koy. Good night, Ma'am Miragay. Uy, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi dyan. Alright, mga kababayan ko, huwag nyo kakalimutan na mag-like. Uy, may wish ako, ha? Pwede ba akong pa 1,000 like bago tayo mag-end? Kaya ba? Shoutout BNK, Christopher Montero. Maraming salamat po. Mga kababayan ko, bago po tayo mag-out, mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyo. At huwag nyo pong kakalimutan na mag-like ngayon sa ating live streaming. Alright! Ayan, maraming salamat kay Tita Lily Ragasa, The Warrior. Tama po, Boss Koy. Ay, maraming salamat, Sir Jameson Rivera. Boss Koy. No, don't call me Boss Koy. Sabi ko, Koy na lang. Huwag niyo po ako tinatawag na boss. Hindi ko po kayo empleyado. Koy lang. Okay na ako sa Koy. Ayan, tagasan yung apelido mong Rivera. Ayan, baka kilala kita. Ayun ha, Ita Eme, Ma'am Eme Rose Dumitas from Japan, maraming salamat po sa inyo dyan. Ma'am Ligaya Villarva, hello po sa inyo. Ma'am Jennifer Squid, Sequid, hello po sa inyo dyan. Please like po, konti na lang, mga kababayan ko. Palike naman ako ng live stream natin, mga kababayan ko. Ayan ha, ito masarap maipag-debunk sa kanila pag ganyan na pinag-uusapan. Di tayo papatalo, di tayo papagapi, mga kababayan ko. Ayan, mga kababayan ko, please don't forget to like this live streaming, mga kababayan, bago tayo mag-end. Paabutin nga natin ng 1,000 like. Ayan, pa-shoutout po ko, ay! Jaisel, shoutout sa'yo dyan. Chopaeng, andito pa din. Si Sheila, naku, nagkakain laban na itong dalawa, mga kababayan ko. Ay, ha? Oy, shoutout nga pa, hindi ko nabati, RGE Taxi. Wala daw silang biyahe ngayon. Oy, salamat po dyan. Pati yung mga nakapila daw ngayon sa Eurotel. Great topic, Tita Emily, si Doctor from Doctora Emily, si Pagan. Maraming salamat sa inyo, Doc. Thank you very much. Tita, salamat. Kita-kita tayo pag umuwi ka dito. Ayan, thank you very much, guys. Salamat ko. Thank you very much po sa inyo. Palike naman ako ng live stream natin. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid. Ayan, oy, Jake Franco, ha? Ikaw, isa ka pa, ha? Ricky Guerrero, alam nyo na kung saan tayo susunod. Oh, live na si Valera, Derek Perdi, ayan, di ba, mga bayan ko, si Mike Cervera. Ayan ka pa, may Jared pa tayo. Pagising ka pa na madaling araw, sangkay. Mga kababayan, kaya wag na wag kayo mawawala, dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV Trap. Salamat, Ate Trix Sibilia 11, Ma'am Blen. Ingat po kayo palagi. Ayan, thank you very much po, Jake Franco. Okay, mga kababayan ko, apat na lang, tatakbo na tayo. Thank you very much sa inyong lahat. Wag na wag kayo. Oy, isa na lang! Ibigay nyo na. Ayan, ha. Ayan, konti na lang, 1K na. Oy, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much sa inyong pagsuporta. Dito lang yan sa Biyahe ni Koy. Maraming salamat, Dr. Emily Sipagan, for your super chat. Thank you very much po. Ingat po kayo palagi. Magpapaalam na po ako sa inyo. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Ingat! Oh,
wala nang credibility ito. Sinungaling sa Kongreso, sinungaling sa Senado. Abong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens in this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Pabong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan kung meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanya-kanyang larangan, at pagmamahal ka. Ito ang mga sangka ng isang kapagpagong Pilipino na ating isip. Ngunit hinilang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan na maayos at kabaho mula sa amin sa pangkat. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sumit ninyo, paltanan ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulubat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyahoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas!